Alita, yan ang aming anata. Easy Double B Super Radio 594. Lagi naka-alerto, servisyo, totoo. Easy Double B, kapuso nyo sa radyo. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. Easy Double B Super Radio 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Easy Double B, servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Easy Double B Super Radio. Manong Balita. Oras po natin mga kapuso ay alas 5.32. Kasabay ng pagsikat ng araw, hindi magpapaiwan. Unang-una sa balitaan, Buena Manong Balita. Pagputok ng balita, Buena Mano sa Super Radio, Buena Manong Balita. Kasama si Orly Trinidad, hindi pa huli, hindi pa aawan. Balita ang walang iwanan, paghibay sa isyu ng bayan na hindi matatawaran. Buena Manong Balita, hindi ka maiiwan. Unang-una ka sa balita, Buena Manong Balita. Alas 5.33. Buena Manong Balita. Narito po ang headlines ng ating mga Buena Manong Balita sa ngalan po ni Orly Trinidad. Tigil pasada transport caravan, itaraos ng grupong piston at manibela simula ngayong araw. Mga e-trike, e-bike, tricycle at iba pang katulad na sasakyan, pagmumultahin na kapag nahuling dumaraan sa pangunahing mga lansangan sa Metro Manila. Panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo nagbabadya sa susunod na araw. Laman ng sekretong kasunduan ni na dating Paolo Rodrigo Duterte at China. Nais busisiin ni Paolong Bongbong Marcos ilang mambabatas ginit na walang bisang naturang kasunduan. Heat index sa Dagupan, Pangasinan kahapon umabot sa mapanganib na level na 46 degrees Celsius. Isang ginang na paulat na nasa vitahal sa heat stroke. Bahagi ng Sales Road sa Pasay City, sarado pa rin sa mga motorista dahil sa nadiskubre na malalim na butas. Buena Manong Balita. Alas 5.34 na po ng umaga. Nagsuspendi ng face-to-face classes ang ilang pamantasan at kuleyo sa Metro Manila. Bunsod ng inaasahang mainit na panahon at ng transport strike ng manibela at piston. Polytechnic University of the Philippines online classes hanggang April 30. UE Manila at UE Caloocan online synchronous and asynchronous classes. Colegio de San Juan de Letran online synchronous bukas hanggang bukas April 16. Adamson University online synchronous classes ngayong araw. Universidad de Manila online classes ngayong araw. Samantala, ipatutupad naman ngayong araw at bukas ang asynchronous classes o distance learning sa mga pampublikong paaralan sa ating bansa. Buena Manong Balita. Alas 5.35 na po. Idaraos ngayong araw ang tigil pasada ng grupong piston at manibela. Ayon kay Modi Floranda, National Chairperson ng piston, may mga miyembro sila na mamamasada muna ngayong umaga bago simulan ang transport strike. Magtitipon-tipon sila ng mga miyembro ng manibela sa University Avenue ng UP mamayang alas 9 ng umaga. Alauna na hapon ay magdaraos sila ng transport caravan
papunta sa tanggapan ng LTFRB bago tumulak patungo sa Mindola sa Maynila. Sinabi naman ni Mar Valbuena ng grupong Manibela na maaari pa nilang itigil ang transport strike kung makikipag-usap sa kanila ang pamahalan at pakikinggan ang kanilang mga hinaing. Pera manong bali! 78% na ng mga pampublikong sasakyan sa bansa ang nakapag-consolidate na ng prangkisa. Ayon kay Transportation Undersecretary Andy Ortega, matapos ang consolidation, isasagawa ang route rationalization o pagsasaayos sa mga ruta at saka ipatutupad ang vehicle modernization sa loob ng 27 buwan. Aminado rin ang DOTR na maaring hindi makamit ang 100% o kahit 90% ng consolidation dahil sa iba't ibang dahilan tulad ng ilang operator na gusto nang magretiro. Sabi ng LTFRB, may ilang transport cooperative na nalugi dahil sa mismanagement. Pera manong balita! Ito, yung mga e-bike, e-trike, tricycle, bawal kayo. Tigil pasada na rin kayo. Simula ngayong araw, bawal lang dumaan o bumaybay sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Yung mga e-bike na yan, e-trike na yan, tricycle at mga katulad na sasakyan simula ngayong araw. Pero pwedeng tumawi. Yun naman pala, tatawid din naman pala eh. Ganon din eh. Ay, tatawid din daw sila sa mga pangunahing lansangan para makarating sa kabilang kalsada. Ayun. Buti kong tawid lang. Ibabaybay din yan. Kasi mayroong mga kalsada na bago ka makapunta doon sa kabila, mag-u-turn ka muna. Ganon din. Ang mga lalabag ay pagmumultahin ng 2,500 pesos at maaari ding ma-impound ang mga mahuling walang lisensya o walang rehistro. Pera manong balita! Alas 5:37, sarado sa mga motorista ang eastbound lane ng Salas Road sa bahagi ng Villamor Airways Gate 3 sa Pasay City. Yan ay makarang bumigayang bahagi ng kalsada at madiskubri ang isang butas na 10 talampakan ng lalim at puno ng tubig. Isinera naman ang Maynila ng isang valve para matigil ang pagtaas ng tubig sa butas o pagtagas ng tubig sa butas. Inalis ang tubig at hinanap ang tagas. Napatid ng Salas Road ay dinaraanan na mga galing na iya at papunta ng BGC sa Taguig City o hindi kaya naman ay patungo sa East o West Service Road. Pera manong bali! Kapit. Kapit daw mga kapatid na mga motorista. Hindi bawas presyo kundi taas presyo ang inaasahan bukas. Toink! Batay sa pagtaya ng kumpanyang Uri Oil, posibleng tumaas ng 80 centavos hanggang piso ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 20 hanggang 40 pesos naman ang kada litro ng diesel. O, mas malala pa yan sa mga darating na araw sapagkat mayroon na namang panggaan yung Iran saka Israel naman ngayon. Diba, doon sa Strait of Hormuz. Ay, alam nyo yung lugar na yan. Daanan po yan ng kalakal at daanan niya ng 21% ng supply po o konsumo ng petrolyo ng buong daigdig Strait of Hormuz. Alas 5:38 na po ng umaga. Radyo na, TV pa, Orly pa. Pera manong bali. Pinagkakatiwalaan sa pagbabalita, Orly Trinidad, Nelo Del Prado, Joel Reyes Zobel at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio DZWB at WBTV. Dito nyo mahanap ang mga ulat na malawak na kinalap mula sa bawat rehiyon ng Pilipinas. Dito ninyo malalaman ang mahahalagang impormasyon na kakailanganin ninyo para sa buong araw. Dito, tiyak nyong maasahan ang pagbabalitang pinagkakatiwalaan. Buong pwersa namin ihahatid ang mga balitang komprehensibo at tapat. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Ito ang GMA Regional TV News dahil local news matters. Amito, bilis! Huwag kayo lalabas dito, magtago na kayo. Paano mo ginawa? Alin po? Nung tinawagan mo ako, boses ng nanay mo, paano mo ginawa yun? Sino ang gumawa nun?
Maddie? My Guardian Alien, 10:30 p.m. after Black Rider. Super Radio DZBB Bantay Biyahe. Alas 5:42. Putahan natin si Manny Vargas. Lunes po ngayon. Lunes na may transport strike pa. Manny Vargas. Manny, nasaan ka ngayon, Manny? Manny. Kabaan ng Quezon Avenue, Kuyang Melo, ang pwesto natin. Papasok ng lungsod na Maynila. Sa mga sandaling ito, naku, marami-rami na yung sasakyan. Hindi tulad doon nakalimutan. Sa ganitong oras, medyo maluwag-luwag pa. Bakamat may tigil pasada, halos mabagal na yung papasok ng Mabuhay Rotonda. Marami ang pumapasada sa lugar na ito ng Quezon Avenue patungo ng Espanya Boulevard. Isama mo na yung mga modern jeepney na tinatawag o yung mga mini buses na pumapasada. At yan ay sa kabila nga ng sinasabi na tigil pasada, pero abiso nga kasi ng piston, mamaya pa sila magtitigil sa kanilang pagpasada at sila ay kukuha muna ng mga pasero, kukuha ng pagkakakitaan bago naman tutuloy sa kanilang pakikipaglaban. Sa mga sandaling ito, kinakailangan na ng konting paalala sa mga kapuso natin, lalo nga po at marami ang nagmamadali, papasok na ng rush hour, papunta sa kanilang mga opisina. Yung jeep, yan. Oh, yan. Nasa tagiliran sila. Yan. Kahinto. At ibus. Nagmamadali. Oh, yeah. Nag-uunahan. nag-uunahan yan. Makapagsakay ng mga pasero hanggang dito sa may area ng Maynila. Maliwanag na. Maliwanag na. Mali. Ay, totoo. Talagang tag-init na. Hindi ka pa rin nakaraan na medyo madilim pa ng alas 5:30 hanggang alas 6 ng umaga. Ngayon, talagang maliwanag na. At unti-unti naman makikita ang sikat ng araw. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DZBB. Dapat, totoo. Super Radio DZBB. Bantay Biyahe. Bantay Panahon. Ito na po. Sabi ko, mainit na sa labas. Ayun, sa lugar ni Manny Vargas kanina. Alas 5:44 na po. Tayo po muna ay makikibalita sa PAGASA. Si Rhea Torres ay nasa linya na po natin. Rhea, good morning. Hello. Espo, good morning po sa inyo. Good morning din po sa ating mga tagasubaybay sa magiging lagay po ng panahon ngayong araw sa ating bansa. Sa ngayon po ay wala naman tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at patuloy po yung epekto ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko sa buong bansa. Kaya asahan pa rin po natin ngayong araw magpapatuloy pa rin yung mainit at maalinsang panahon sa malayong bahagi ng ating kapuluan, liban na lamang yung mga tsansa ng mga panandali ang buhos ng ulan, kadalasan po yan sa hapon o sa gabi. At gaya po ng nabanggit natin kanina, dahil wala naman po tayong binabantayan na sama ng panahon na posibleng magdala ng maghapon na mga pag-ulan sa anong bahagi ng ating bansa, hanggang sa mga susunod na araw ay asahan po natin magpapatuloy yung mainit na panahon. Kaya sa ating mga kababayan, kung plano po tayo maglaba ay magandang opportunity na po para magsampay na po tayo. So sa ngayon po, dahil magiging mainit po yung panahon, yung temperature forecast po natin sa Metro Manila, asahan pa rin po natin yung mainit na mga temperatura na maglalaro mula 25 hanggang 36 degrees Celsius. So ingat po sa ating mga kababayan, lalong
lalo na pagdating ng tanghali. Dahil may posibilidad po na makakaranas po tayo ng mainit na panahon ngayong araw. So magbaon pa rin po tayo ng tubig at ng payong pananggalang sa mainit na sikat bilis na araw. Ang bilis magpatuyo ng sinampay ngayon, ano? Yes po, tama po. Kahit isang oras lang po yan sa labas, matutuyo na po yan. Okay, talaga naman. Tapos, walang hangin, puro init lang yun, di ba? Yes po, tama po. Mahina po yung, although yung hangin po yung binubuga is mainit pa rin. Ayun, so, sige. Yan. Pagkatapos ko rito ay tatalima ako sa payo mo. Thank you, Rhea. Yes, well, maraming salamat din po. Ingat po tayong lahat. Si Rhea Torres, weather specialist ng PAGASA. Bantay panahon! Pera manong balita! Aba, masarap yung masarap amuyin. Mabango ang bilad sa araw, hindi ba, Doy? Kaysa yung doon sa dryer lang ng inyong washing machine. Iba yung tuyo sa araw. Malutong-lutong ang damit. Pera manong balita! Masarap amuyin. Alas 5:46 na po. Sinalubong at binuntutan ng China Coast Guard ang research vessel na BRP H. Ventura at BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard o PCG na papunta sa Baho ni Banzinlok kahapon ng madaling araw. Ayon sa International Voxic Group na Sea Light, 8 oras na nakatigil ang mga barko ng Pilipinas, 35 nautical miles ang layo mula sa baybayin ng Luzon. Sinabi ni Sea Light Director Ray Powell na 2 araw nang nagkukumpulan ang mga barko ng China sa Baho de Masinloc. Hindi anya ito karaniwan kasunod ng anunsyo ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA na magsasagawa ng hydrographic survey. Pera manong balita! Ano naman? Si China na naman. Talaga naman. Nananadya. Nais malaman po ni Pangulong Bongbong Marcos kung anong ikonompromiso sa anya ay secret agreement ni dating Pangulo Rodrigo Duterte at saka ng China. Pero nauna nang sinabi ni Duterte na wala siyang isinuko sa China, pero ginit naman ng Chinese Foreign Ministry na mayroong kasunduan na hindi raw tinutupad ng Pilipinas. Ano kaya yon? Ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III, wala namang dokumento ang naturang kasunduan kaya hindi to binding o walang bisa at hindi kailangang ipagpatuloy. Sinabi naman ni House Deputy Majority Leader at Chairman ng House Special Committee on the West Philippine Sea, Mandaluyong City Representative Gonzales, Neptali Gonzales II, constitutionally void o ba no, ang naturang kasunduan dahil wala ito sa forma ng isang treaty o executive order. Kabalik na sa bansa si Presidente galing doon sa trilateral meeting. Lagyan natin ang adjective. Makasaysayan. Trilateral meeting sa mga leader ng Amerika at Japan. Mahirap po mangyari yan. Yung dalawa na yan, mga economic power yan. Tayo ay hindi. Buena manong balita! Wannabe lang tayo, wannabe. Sa kanyang pahayag, saka malalakas ang mga, lalo ng Amerika, malakas ang yan, ang sandatahang lakas niya. Binigyang din ni Pangulong Marcos ang pag-unlad ng Defense and Security Corporation ng Amerika at ng Pilipinas. Kabilang na ang balikatan exercise at ang Enhanced Defense Cooperation Agreement. Dito makikita nyo yung commitment. Kasi hindi na po ito yung parang salita lang ng Amerika. May ibang kasama eh. May Japan pang kasama eh. Di ba? Mahirap namang pwede sigurong mapahiya yung Amerika sa Pilipinas. Pero pag nangyari yun, mapapahiya din siya sa Japan. Sapagkat itong mga bansa na ito, dalawang ito, at iba pa mga bansa sa Southeast Asia, umaasa talaga sa Amerika. Lalo na pagdating dito sa puder. Oho, lakas, kapangyarihan ng militar. O yan ha. Tinalakay din ang economic cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. O may baon pa. May mga investment pa yata sa patuloy na pagpapatibay ng alyansa, panatagumano ang loob ng Pangulo sa commitment ng Amerika. Pera manong balita! Alas 5:49 na po ng umaga, oras po natin. Ligtas ang 4 na tripulanteng Pinoy na sakay ng container vessel na kinubkob ng Iranian forces sa Strait of Hormuz. Loko na. Ngayon lang umaga mga kapuso, meron tayong anunsyo para bukas na increase ng presyo ng produktong petrolyo. Ano ito?
Ito bang nangyayari ito? Tsak na tsak ito, makapagpapataas pa ito eh ng presyo ng produktong petrolyo. Strait of Hormuz, mga kapuso. Hormuz. Yan po ay dinadaanan ng 21% ng consumption ng petrolyo ng buong daigdig. O, paano yan? Ayon po sa Department of Migrant Workers, ito naman, may mga Pilipino po kasi. Yan daw ang tiniyak ng may-ari ng MCS Aris na isang Portuguese container ship. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng DMWD o DMW sa pangalan ng apat na tripulanteng Pinoy sa utos na rin ni Pangulong Bongbong Marcos. Pera manong balita! Alas 5.50 na po ng umaga. Hindi daw sasama. Uy, sadako pa roon. Ito na nga yata yun. Hindi sasama ang Amerika sa balak ng Israel na magsagawa ng counter-strike laban sa Iran. Sa ulat ng GMA News Online, ito ang sinabi ni U.S. President Joe Biden kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Batay sa ulat itong Linggo ng CNN at Wall Street Journal. Sa kanilang pag-uusap, ibinungkahi pa rin ni Biden kay Netanyahu na unnecessary o hindi na kailangang gumanti. Sa panayam naman ng ABC, sinabi rin ni John Kirby, National Security Spokesperson ng White House, na patuloy na tutulungan ng Amerika ang Israel na depensahan ang sarili pero hindi nila nais na makipaggera sa Iran. Idinagdag pa ni Kirby na hindi nila gusto na lumala pa ang tensyon sa naturang rehiyon. Ay, yung Iran na yan, malaki din po. Tuloy, yan yata yung pangalawa sa pinakamalaki na producer ng petrolyo sa buong daigdig. Last day ngayon! Pera manong balita! Baka makalimot. Last day ngayon, April 15 ang paghahain ng Income Tax Return o ITR. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, BIR, maaaring gawin ang filing ng ITR sa kanilang mga tanggapan sa mga tax assistance center, sa mga autorisadong banko, ilang pang online facilities at sa kanilang website. Maharap sa multang hindi makatatalima sa paghahain ng ITR. Alas 5.52, pumalo sa mapanganib na level na 46 degrees Celsius ang heat index kahapon sa Dagupan City, Pangasinan. Umabot naman sa 44 degrees Celsius ang damang init kahapon sa Parik, Cagayan at Puerto Princesa City. Samantala, sa Dagupan City, isang ginanganasawi matapos ma-heat stroke. Ayon sa anak ng biktima, masiglat walang anumang karamdaman ang 66 na taong gulang niyang ina. Pero bigla itong nakaranas ng pananakit ng ulo at nawala ng malay na ilan sa mga sintomas ng heat stroke. Yun ang sinasabi natin. 46 degrees Celsius? Pera manong balita! Grabe na yan. 46 degrees Celsius? Adoy, hindi lang ito basta lagnat. Kumbulsyon ito, kumbulsyon. Tirik na mata mo nito, Ate Sen, pag ganyan. 46 degrees Celsius, di ba? Nag-aapoy na. Nag-aapoy ang inyong mata. Ayan. Pati hininga mo, pati tainga mo, umaapoy. Naglalagav live. Pera manong balita. Ay, mga kapuso, papalitan na po ng plastic card sa mga di papel na driver's license. Ay, salamat. Salamat naman. Let us congratulate LTO. Nanalo kayo sa karera. Nanalo, Adoy. Nanalo sa karera. Tinalo nyo ang PSA. Pera manong balita. Yung national ID. Nanalo kayo. Sa PSA kayo na, papel din eh. Papel. Papel. Ang inyo pong abalingkod, ang inyo pong buhay na patutuo. Wala pa po akong card mula sa national ID na yan, PSA na yan. Ala, sige na. Kahit din nyo na ibigay, di naman tinatanggap sa banko yan eh. Pera manong balita. Ayon po sa Land Transportation Office, balik tayo sa mga plastic card na driver's license. Simula ngayong araw, aba, maaaring magtungo ang motorista kung saan nakuha ang kanilang temporary driver's license na papel. Tatanggapin ang mga expired o personal licensya mula April 1 hanggang April 31, 2023 at April 1 hanggang 30, 2024 para mapalitan ng plastic cards. Huwag nyo itatapon yung papel na driver's license nyo. May visa pa yan. 10 years. Pera manong balita. Salamat po mga kapuso. Ay, may text connect tayo. 0917-594-5941 ang ating Twitter na ngayon po ay X at DCBB. TikTok naman natin. Ayan din. At DCBB, FB naman, Super Radio, DCBB 594 kHz.
Mga puso, wag pong pahuli sa mga malalaking balita, talakayan sa mga malalaking isyu. Mag-subscribe na sa YouTube channel ng DCBB, magtungo sa at DCBB 594 sa YouTube, at mag-subscribe. Maraming salamat po. Salamat din po. Alas 5:55 na po ng umaga. Radyo na, TV pa. Sa ngalan po ni Orly Trinidad, Melo pa. Buena manong balita. Stations nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Lloyd! Amito, bilis! Huwag kayo lalabas dito, magtago na kayo. Paano mo ginawa? Alin po? Yung tinawagan mo ako, boses ng nanay mo, paano mo ginawa yun? Sino ang gumawa nun? My Guardian Alien, 10:30 p.m. after Black Rider. Alam ko na yung totoo. Anak ko yung pinagbubuntis mo. Wala siyang kakayahan na malaman ko anong totoo. Paano kung maunahan niya ako kay Jordan? Jordan, may good news at bad news ako sa'yo. Anong gusto mo unahin? Asawa ng asawa ko. We started the season with a bang. And expect the hits to keep on coming. NCAA Season 99 on GTV. Inululuklok mo ang anak mo sa patisdal. Ngunit wala kaming pinagkaiba. Isa rin siyang kriminal. Hindi ka na tao. Hindi na ikaw ang Edgardong nakilala ko. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. You're watching Double B TV on GTV. Saglit. Melo del Prado. Ito na po. Ako sa na po. Super Radio. DZWB. Ay, Lunes eh. Alas 5:59 na po ng umaga. Mga kapuso, balita na po tayo. Mga bagong-bagong balita. Mga balita ang gising na gising. Good morning. Buhay na buhay. Wake up. Magandang umaga po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Metro Manila. Alas 5:59 na po ng umaga. Bagong-bagong balita. Bagong-bagong balita.
dalawang araw na tigil pasada ng grupong Maribela at Piston, magsisimula na yung araw sa harap ng April 30 deadline para sa consolidation sa ilalim ng POV Modernization Program. Ayon kay Mar Valbuena, chairman ng Maribela, aabot sa 100,000 POV drivers sa bansa ang lalahok sa tigil pasada. 25,000 sa mga ito ang miyembro sa Metro Manila ang makikiisa rito. Tiniyak ni MMDA General Manager Procopio Lipana na nakalatag na ang kanilang mga plano kabilang ang libreng sakay, katuwang ang iba't ibang ahensya at mga lokal na pamahalaan. Bagong-bagong balita! Oras po natin, 6 na minuto na po o 6:00 na po ng umaga. Super Radio! Karamihan sa mga hinaing na mga grupo ng transportasyon kaugnay ng POV Modernization Program, natugunan na ng pamahalaan. Ayon kay Transportation Undersecretary Jesus Ferdinand Ortega, ilang beses na nilang nakausap ang transport group at nailabas din ang ilang pang issue sa programa sa pagdinig ng Kongreso. Hindi na muna palalawigin ang April 30 deadline para sa consolidation at hindi na maaring pumasada mga hindi aanib sa kooperatiba. Nitong Marso, nakapag-consolidate na ang halos 78% ng mga POV sa bansa, kabilang ang mga jeep at mga UV Express. Bagong-bagong balita! Isang minuto na po makalipas ang 6:00 ng umaga. Presyo ng mga produktong petrolyo, posible na namang tumaas bukas. Ayon sa kumpanyang Unioil, 80 sentimo hanggang piso ang maaring taas presyo sa kada litro ng diesel, habang 80 sentimo hanggang 40 sentimo naman sa gasolina. Una nang sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy na posible din ang 85 sentimo hanggang piso na dagdag presyo sa kada litro ng kerosene. Bagong-bagong balita! 1:51 makalipas ang 6:00 ng umaga. Mga tricycle, pushcarts, pedicab, kuliglig, e-bike, e-trike at light electric vehicle, bawal nang dumaan sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila simula ngayong araw na ito. Pero ayon kay MMDA Chairman Roman Duarte, papayagan pa rin silang tumawid sa National Road basta't ang intensyon lang ay marating ang kabilang kalsada. Para sa kompletong listahan ng mga pangunahing lansangan kung saan bawal nang dumaan ang mga tricycle, pushcarts, pedicab, kuliglig, e-bike, e-trike at light electric vehicle, maritong makita sa WBTV at Antabayanan ang anunsyo mamaya-maya lang. Bagong-bagong balita! 2 minuto na po makalipas ang 6:00 ng umaga. Pangulong Bongbong Marcos balik Pilipinas na matapos ang trilateral meeting sa mga lider ng Amerika at Japan. Bukod sa pagtalakay sa economic cooperation, binigyan din ng Pangulo ang pag-unlad ng defense at security cooperation ng Amerika at ng Pilipinas, kabilang na ang balikatan exercises at ang enhanced defense cooperation agreement. Sa patuloy na pagpapatibay ng alyansa, panatagumano ang loob ng Pangulo sa commitment ng Amerika. Bagong-bagong balita! 6:03 na po ng umaga. Super mga barko ng Pilipinas na magsasaliksik sa hilaga ng Baho de Masinloc, sinalubong at hinarang ng barko ng China Coast Guard kahapon na madaling araw. Naka-escort ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard sa BRP Hydrographer Ventura na survey vessel ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA nang harangin sila. 8 oras na kahinto ang mga barko sa dagat na 35 nautical miles lang ang layo mula sa baybayin ng Pangasinan at nang maglayag muli patungo ng research area para masukat ang ilalim ng dagat, sinundan pa rin sila ng barko ng China. Ayon kay Ray Powell, Director ng International Advocacy Group na Sea Light, matapos si anunsyo ng NAMRIA ang gagawing hydrographic surveys, 2 China Coast Guard at 10 Chinese Maritime Militia ships ang na-monitor nila sa bahagi ng Baho de Masinloc. Bagong-bagong balita! 4 na minuto na po makalipas ang 6:06 ng umaga. Super! 4 na Pilipino kabilang sa 25 crew members na isang container ship na kinugkob ng Iranian Authority sa Strait of Hormuz, galing Abu Dhabi ang Portuguese container ship na MSC Aris at papuntang Mumbai, India nang harangin sila. Ayon sa Department of Foreign Affairs, hindi pa direktang nakakausap ang mga Pilipino at wala pang impormasyon ang pamahalaan ng Pilipinas tungkol sa demand
demands ng Iranian government. Sinabi ni Migrant Workers Officer in Charge at Undersecretary Hans Leo Kakdak na batay sa impormasyon mula sa may-ari ng barko ay ligtas sa mga Pinoy at nakipag-ugnayan na sila sa pamilya nila at tiniyak na tutulungan sila. Bagong balita. 4:54 makalipas ang alas 6 ng umaga. Isang malaking butas sa kalsada na halos 10 talampakan ng lalim na diskubre sa tapat ng Gate 3 ng Villamor Air Base sa eastbound lane ng Sales Road sa Pasay City. Isinara na muna ng mga tauhan ng MMDA ang gitna ng kalsada at hanging inner at outer lane lang ang pinadaraanan sa mga motorista. Ayon sa Maynila, posibleng dahil sa paglambot ng lupa bunsod ng taga sa kanilang linya ang dahilan ng pagkakaroon ng malalim at malaking butas. Isinara na ng Maynila ng isang balbula para matigil ang pagtagas ng tubig sa butas at nagsagawa na rin sila ng dewatering at hinanap ang pinagmumulan ng naturang tagas. Bagong balita ng tubig. Ayun. Bagong balita. At yan po ang kabuuan ng mga balita. Ako po naman ang inyong lingkod. Wow! Si Melo del Prado, panalo! Pupuntahan natin yung Sales Road na yan dyan sa Pasay. Ang laki ng uka. Pwedeng magkasya ang isang poche ron. Ay ngayon po, sarado po yun. Ay siyempre, yung traffic ang ating titingnan dyan. At siyempre, kung lalala pa yung sinkhole na yan. Ha? Ako. Delikado, Ate Jen. Baka kainin tayo ng lupa. Mau de la Cruz, standby. Pasay City po yan. Si Alang Gatos, mga kapuso, ngayon po, unang araw po ng tigil pasada. Dalawang araw yata yan. Ngayon at saka bukas. Piston at saka manibela. Yan o, yung kanilang mga kasama, nagtitipon-tipon na. Yan o, Sam Nelson, mga kapuso, nasa monumento. Hindi raw sila sasama sa tigil pasada. Ngayong umaga, papasada muna sila. Mamayang hapon, ibang usapan yon. Kukuha muna ng pangkain. Christian Manyo, Ortigas naman, Mali Vargas naman. Hoy, ngayon din po, para sa inyong kalaman, yung mga e-trike, e-bike, kuliglig, yung mga e-vehicle na yan, yan! Ako, ay huhulihin na rin po. At isa sa mga lugar kung saan marami niyan, dyan po sa lungsod ng Maynila. Diyos din yung standby din. Nim Parabelo, standby. Ang oras po natin, 7 minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Radyo na TV Parabelo po. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. The win na! Dahil mula Enero hanggang Marso, number one tayo! Super Radio DZWB ang number one AM station. At Barangay LS ang number one FM station. Maraming salamat mga kapuso! Doble na ba ang pagod mo dahil doble ang kayod mo? Baka iba na ang kailangan mo ngayon. Switch to Bear Brand Adult Plus. May doble calcium, B vitamins, and vitamin C para doble ang tibay. Mag Bear Brand Adult Plus. Toy. Amito, please. Huwag kayo lalabas dito. Magtago na kayo. Paano mo ginawa? Alin po? Yung tinawagan mo ako. Boses ng nanay mo. Paano mo ginawa yun? Sino ang gumawa nun? Maddy? My Guardian Alien. 10:30 p.m. After Black Rider. On that someday in your life.
pinagkaiba. Isa rin siyang kriminal. Hindi ka na tao. Hindi na ikaw ang Edgardo na kilala ko. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Sa Super Radio, goodness, oh. DZ Double B. Pero po malaking uka dyan sa butas dyan sa Pasay. Sa Pasay, malaking tasbu sa Saipa. Sa kalsada, oh, mag-ingat po kayo dyan. Pero baka magtaka kayo, ba't matraffic? Yun po, may malaking butas o singlaki ng pwedeng magkasya ang isang truck. Sinkhole daw yan. Dyan sa eastbound lane ng Charles Road sa Pasay City, mga kapuso. At yan po ang ating tututukan maya-maya. Si Mau de la Cruz po naka-standby na. Samantala po ngayong araw na ito, mga kapuso, ay sos Super Radio DZBB Bantay Biyahe. Tayo po ay may coverage na malaki ngayong araw na ito tungkol sa Tigil Pasada. Pero as of now, normal pa eh. Normal-normal pa eh. May pasada pa po eh. Kanina may patikim si Manny Vargas eh. May mga pasada pa mga jeep. Nakaka-traffic pa nga hanggang ngayon. Pero mamayang hapon ay bago kumagat ang dilim ay magtitigil pasada na. Hustong-husto naman na yung mga pumasok ngayong umaga ay uuwi na. Doon naman sila mapipirwisyo. Dalawang araw po yung tigil pasada na yan. Yan po ay kaugnay ng April 30 deadline para sa consolidation sa ilalim ng POV Modernization Program. At mga 100,000 mga POV drivers daw sa bansa ang titigil sa tigil pasada. Ang 25% niyan ay nandito po sa Metro Manila. Magandang umaga, Metro Manila. Ito, pakinggan po natin. Super Radio. Ito na po, Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Kasi mahirapan mag-commute. Sumakay. May pasok din, kaya kung magkakaroon ng strike, syempre mahihirapan bumiyahe, lalo na Monday. Very optimistic na mahahandle mo natin ang maayos ito at isiguraduhin natin na hindi mapeperwisyo ang ating mga mananakay. Tinatanggihan po namin katulad po ng consolidation at pagkuha po ng mga mahal na unit na galing po ng China. Paano pa magkakaroon ng magandang benepisyo kung baon ka sa utang? Para makita rin ng gobyerno, yung kahalagang unang sektor ng ating public transport. Ang punto ko dito is, inangat na nila sa korte yun dahil talaga naman hindi na kami nag-agree, di ba? Mm-hmm. Ang tawag nga doon is, we have agreed to disagree. Yes. So ang punto ko dito is, it's clear na ayaw talaga nila mag-consolidate. Super Radio Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Alas 6:14, antabayanan niyo po yan. Sa pag-usad po ng ating maghapon ngayong araw na ito, ang ating po Super Radio DZBB Bantay Biyahe. Special coverage pa tayo dyan.
Baka lumaki ang perwisyo niyan mamaya. Eh, mainit itong mga driver na ito dahil wala na ang deadline. Wala na deadline. Wala na extension sa deadline. Punta muna tayo kay Mau de la Cruz, mga kapuso. At medyo ito naman eh, nakaka-perwisyo na. Ngayon, ito po alas 6:14 na po ng umaga. Diyan po naman sa lungsod ng Pasay. Si Manny, si Mau de la Cruz, ang nakatutok po dyan. Mau de la Cruz, Mau. Good morning, Mau. Kuya, hindi maganda nga umaga pa rin nga melon sa pagkanta. Medyo mabagal. Medyo lang, ano, hindi naman ganun matindi yung mabigat na dali ng trafiko. Ito yung resulta ng malaking puntas na nilika kahapon, ano, na-plagang kahapon dito sa Salis Road sa tapat mismo ng Villamor Air Base. Yung na-hukay din, maliit lang nung una eh. Ayon sa MMDA. Baka tunnel yan, ha? Baka tunnel yan, ha? Lumaki butas, no? Mau, baka yan yung tunnel, ha? Panahon pa ng hapon, ha? Hindi kaya yan yun? Hindi naman siguro, tinigtang ko eh. Medyo kadiliman nga lang, pare nga Melo. Madilim? Pero, talagang rito, malalim, tubig. Di mo nilusong? Di mo nilusong? Malalim. Malalim, okay. Sigurado, pasok yung pick-up natin dito eh. Isa lalim eh. Ano yan? At ngayon, eto, dumating na yung mga taon ng Department of Public Works and Highways. Makikit mo sa nga likuran, eto nga dalawang truck ito, no? Na punong-puno ito ng halo. Ito, pinagalo. Meron ng lupa ito at yung gamit na asfalto. Eh, sabi nito si Engineer Laudumera Gonzalez, ito yung South Manila District ng engineering office sila. Eh, mas maganda rin gamitin itong mga lumang asfalto. Uh-huh. Yung mga kinayon bus, mga daming lansangan, ano? At yun ang gagamitin ng panambak, pantabon doon sa malaking hukay. Kaya kikit mo sa akin, Linguran, dalawa na dumating dito. Pero hindi ka agad matatabunan, parin Melo. Mm-hmm. Tinanong ko, sapagkat magkakaroon daw muna ng pagpupulong meeting, itong DPWH at yung Maynila, tanakatiwa, doon sa tubo ng tubig, doon sa ilalim ng tubig. Yan pala'y dahil sa tagas ng tubig. Kanina binabanggit na rin namin, kailang walang definite na paliwanag kung ano talaga yan, yung ba talaga yung sa Maynilad o tagas ba ng tubig talaga, lumilitaw, yan pala ay dahil sa tubo dyan sa ilalim na may tagas. May tubo rin sa ilalim. Di ba, maalala mo, sinabi kahapon ni Engineer Lori Malaluan, yung director ng DPWH-NCR, na kinukumpirma pa kung may kinalaman yung tubo ng Maynilad sa pagkakaroon ng butas dito sa kalitana. Ba't nabutas kaya yun? Ayan pa, tatanungin natin mamaya kay Director Malaluan ng NCR na DPWH para malinawan tayo. Kaya hindi kaya makakapagbuhos ng lupa ito mga taon ng DPWH ito. May tubig pa eh. Sabagat magkakaroon pa ng meeting. Meeting? Sa magtabunan. Bakit meeting? Itong napakalaking butas. Bakit meeting ang gagawin? Ayun ang hindi pa alam. Bakit? Kaya tinanong ko si Engineer eh. Ano yung purpose sa meeting? Kailangan malaman daw muna bago magkaroon ng clearance daw eh. Bago matapakan ng lupa ito. Malaking butas. Bakit meeting? Ba't hindi sila pumunta dyan at limasin yan? Wala na yung tubig. Natanggal yung tubig eh. Wala na yung tubig. Ano? Okay. Malaking butas na lamang yung iniwan ito. At tawag ito, may nakita akong tubong kulay blue doon sa ilalim. Medyo may kadiliman. Malaki, sa malaking blue. Malaki, na siguro. Tubig sa tubig dalawang kamay mo o tatlong kamay ang kailangan para sabi mo tatlong dangkal. Yung diameter ng tubong kulay blue doon sa ilalim ng malaking putas dito sa Salis Road. Nandito na. Itawa na ng DPWH dito, kararating lamang nila, no? Bago mo kumataw, kararating lamang nila. Paparada lang ng truck nila, dalawang truck ito, punong-puno ng lupa ito at yung gabit na asfalto. At trafiko, dali ng trafiko, paminsan-minsan, bumibigan, at minsan, dumuluwag naman. Nag-counterflow na rin, ano? Nag-counterflow na rin kanina, nakita ko nag-counterflow. Pero hindi alam ng mga sasakyan na pwede mag-counterflow, ano? At pwede naman sila mag-counterflow para makalaksi, nagsisiksigan sila sa service road, eh. Dito sa Salis Road, sa tamad sa bakod ng gilid ng bakod, ito nga, Villamor Airbase. Ayun. So kailan pa nang nangyari yan, Mau? Kahapon ito na ito kasi, no? Malita butas lamang. Lumaki. At hanggang lumaki. Kaya ginawa ng MMDA, tinakpan nila, lagyan ng barrier para nga hindi na baka disgrasya pa. Hanggang, tawag ito, makarating na sa kaalaman ng barangay, tinawag na sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Gano'ng kalahin? Wala pang linaw, Parimelo, ha? Oh. Kung anong oras patatabunan at matatapos itong pagtatabo ng lupa na ito hanggang hindi natatapos yung meeting ng DPWH at itong Maynilad. Yan. Ang inyong kapuso.
Mau de la Cruz, DMA Super Radio, DZWB, dapat na to. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio, DZWB. Alas 6.19, mga kapuso, eto na tayo. Papasada na tayo tungkol sa ating tigil. Papasada tayo tungkol sa tigil pasada. Super Radio, DZWB, Bantay, Biyahe. Ilang chuper sasama sa tigil pasada ng piston at manibela, pero iba pa nilang kasamahan, tuloy lang sa pamamasada ngayong araw na ito, ngayong umaga na ito. Alagatos, Ala G! Super Radio! Sa pasada o titigil pasada. Titigil pasada? Yan sa mga, tinanong natin yan sa mga chuper na narinito sa bahagi ng pagpapasin natin. Tapos na rin sa... Yan, putol-putol. Tigil... Tigil signal. Diyan ka lang. Mga kapuso, ito pong tigil pasada na ito ay dalawang araw po ito. Sabi naman ni MMDA General Manager Procopio Lipana, meron daw silang mga nakalatag na mga plano para sa tigil sa libreng sakay, katuwang ang iba't ibang ahensya at mga lokal na pamahalaan. O meron daw mga 7,000 pulis pala. Wala pa ngayon yan, kalmado pa. Dahil kukuha muna ng pang-almusal. Alagatos, tama ba? Tama ka dyan, Kuya Melo. Nandito na uli. Ayan. Ito titigil din yung signal natin. Dito naman sa bahagi ng Aurora Cubao. Kung makakausap tayo na mag-titigil pasada at meron pa rin tuloy lang ang pasada na kasunod na rin ng dalawang agaw na transport strike ng grupong manipela at piston ang binabanggit sa atin ng mga supera na kausap natin, pakikisa sila sa tigil pasada dahil para naman na ito sa kanilang kapakanan. Iipot lang muna sila ng dalawang beses at pagkatapos ay gagarahin na. Mm-hmm. Sobrang taas na umano kasi ng petrolyo na nakaka-apekto sa kanilang kabuhayan, Kuyang Melo. Maliban pa doon sa deadline na April 30 para sa consolidation. Pero ito ang pinapanggit sa atin ng super na nakapanayam natin na sasama sa tigil pasada, membro siya ng kooperatiba pero makikiisa lang umano. Ayon naman sa isang super, hindi sasama sa transport strike dahil na kasama na siya sa consolidation. Bas kailangan umano niya na pumasada dahil kailangan niyang kumita para pagbili ng kanyang maintenance sa sakit, Kuyang Melo. Yung driver na matanda na nakapanayam natin. Naman, maintenance pala sa sakit. Kala ko sa maintenance ng sasakyan. Hindi. Maintenance sa sarili. Kapag maliban sa pag-maintenance sa sasakyan, kailangan din pang i-maintain ng mga driver yung kanilang mga sakit. Kung hindi, o yung maintenance para sa gabot sa kanilang sakit, kung hindi, baka sila tuloy at tumirik, Kuya Melo, sa pamamasada. Huwag naman. Kailangan kasi tuloy lang ang biyahe, tuloy lang ang pasada para kumita. Pamilyado. Pakinggan natin pakinggan natin yung tinig ng mga driver na ating nakapanayam. Sa palagay ko, hindi na po kasi nakakonsolidate po ito. Sayang naman po yung araw kung hindi tayo maghanap buhay. Kailangan po natin sa pamilya po yun. Lalo na isang senior na po tayo, kailangan pang maintenance po. Itong pagkakataon po, kailangan nakakonsolidate, kailangan tuloy na po ang biyahe. Mamaya sir, bali may ano lang po, kukuha lang po ng pangkain-kain sir. Taas na rin po kasi ng diesel ngayon, tsaka mga maintenance po, mga bilihin sa jeep po. So hindi po kayo kasama sa nag-consolidate? Nakonsolidate na rin po, sir. Pero sasama kayo? Opo, may ikisa lang po. Para sa lahat po ng mga driver ko at sa mga conductor. Sa mga oras na to, Kuyang Melo, no, kanina pa natin iikot itong bahagi ng Aurora Cubao kasi kasama ito sa binabanggit ng MMDA na posibleng maapektuhan sa tigil pasada. Pero simula kaninang madaling araw, alas 5, nung nandito tayo nag-iikot, hanggang sa mga oras na to, napakarami ng mga jeep na nakikita natin na bumibiyahe. Tuloy lang yung pagpasada sa mga oras na to. Pero ibang usapan, paglipas ng ilang mga oras, mga bandang alas 9, alas 10, kung kailan, Kala ko mamaya pang hapon. Mamayang hapon pa, yung transport caravan. Pero maya-maya, magtitigil pasada na. Okay, mga bandang alas 9. Alas 9. Yung binabanggit sa atin. Dahil alas 9,
magtitipon-tipon na yung grupo sa bahagi ng University of the Philippines sa Diliman para nagawa yung kanilang mga programa bago yung transport caravan ko yung pedo. Ako sa aling natin sa GMA Super Radio DCWB, dapat sa to. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Yan po naman ang ating Super Radio DCWB Bantay Biyahe. Alas 9 pala. Iba, pumasada muna para may kunting kita naman. Ito ng mga jeepney driver sa monumento naman tayo. Monumento naman tayo. Hindi raw sasama sa Tigil Pasada, sa Caloocan yan. Sam Nielsen, Sam, kumusta dyan, Sam? Super Radio! Sam? Melo, wala umanong kasama sa hanay ng mga jeepney na nakatabi naman ang isang asasyon ng mga jeepney driver dito sa area ng Monumento Caloocan. Yan ay sa gitna na rin ang dineklarang na Tigil Pasada ng grupong Manibela sa Piston. Mula ngayong araw at bukas dahil na rin sa pagtutol sa consolidation na nakatakda naman magtapos ngayong huling araw ng April sa pahayag ng grupong Association of Jeepney Drivers Operators of Malapon o itong Ajo Dome. Hindi na sila makakalahok sa protesta dahil na rin sa pasok na sila sa programa ng pamalaan, patungkol nga yung konsolidasyon ng kanilang mga PUJ. Pero para kay Ginoong Nilo Alemanya, ang pangulo nitong Ajo Dome, mas malaki umano melong naging negatibong epekto sa kanilang pagsali sa kooperatiba sa mga kadaylanan na wala na nga silang kontrol sa kanilang transita. Eh ang banggit sa akin, Melo, tau-tauhan na lang daw sila eh. Arawan ang kita pero may kota, 5,000 piso, hindi daw nila kakayanin. Kahigsi lamang daw ang hinta nila. At marami ng e-trike, nire-reklamo na yung e-trike. Huliyan. Sa area naman ng Malapon. Uhulihin din yung araw na ito yan. Mamaya. Iingutang ko rin yan, huwag ka magdala na, Melo. Dito dyan kita na update yan. Ano? Meron namang na positibong binabanggit sa aking epekto, no? Itong mga miyembro ng grupo Ajudom, dahil sa kanilang pagsali sa konsolidasyon, ang positibo, makakapasada lang sila. yun lang ang positibo, ha? Marami na palang mga pulis dyan na nakita ko kanina. Ang daming pulis, ha? Oo, marami na. Pakinggan lang natin, Melo, ha? Naging pahid naman ni Nilo Alemanya ang tagapamuno nitong Ajudom. Ay, una-una sa consolidation talaga, lamang sa kalungan natin. Mawala na kami ng buhay. Oo. Pero ba't hindi po kayo sasali? Hindi, independent naman po kami. Kaya lang, sasali kami din. Wala na rin yung nangyari sa kanya. Baka kailangan namin ng party. Pero nasa 104 na po ang mga super na nakasapi nitong Ajudom. Samantala, nakakalat na rin nga itong mga tauhan ng pulisya mula dito sa hanay ng Caloocan Police maging sa mga tauhan ng Northern Police of Jetic dito sa area ng Monumento Caloocan kung saan talaga naman na palaging pinagdadautan itong Tigil Pasada ng mga transport group. Pero sa mga oras na to, normal pa rin ang sitwasyon ng trapiko at ganap itong ang Tigil Pasada dito sa area na ito. Ako rin Sam Nielsen ng GMA Super Radio, DZBB, dapat ito. Super Radio, DZBB, Bantay Biyahe. Salamat. Yan po ang tatlong magkakawing-kawing na mga balita ng Mau de la Cruz. Tungkol pa rin sa kalsada dyan sa Pasay na meron pong napakaking uka. Kapag napadako po kayo dyan, dahan-dahan lang po sa May Sales Road sa Pasay. Ito namang kasunod na report ay ni Mau de la Cruz ay sina Alan Gatos at saka si Sam Nielsen. Mga kapuso, yon mga narinig po nyo kanina pala, yung mga tinig po ng mga pasahero at saka ni Mr. Balbalbuena, yung presidente ng Piston na sila po nangunguna ngayon sa transport strike. Mga kababayan natin, meron pong asynchronous classes o distance learning ang mga pampublikong paaralan sa bansa ngayong araw at saka bukas April 16 ayon po sa Department of Education. Layon po niya na mabigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na makumpleto mga nakabinbing takdang aralin at iba pang requirement bago matapos ang school year. Ito yung mga, ito, humanda kayo. Mga e-bike, kuliglig, pedicab, pushcart at saka light electric vehicle.
ngayon daw po'y huhulihin na. Magkakahulihan na rin. MMDA po ang gagawa nito. Recto Avenue. Mga bumabaybay dyan sa mga kalsadang ito. Recto Avenue, President Quirino Avenue, Araneta Avenue, Epifanio de los Santos Avenue, Katipunan, CP Garcia po yan. Southeast Metro Manila Expressway, Rojas Boulevard, Taft Avenue, Osmeña Highway o South Super Highway, Show Boulevard, Ortigas Avenue, Magsaysay Boulevard, Aurora Boulevard, Quezon Avenue, Commonwealth Avenue, A. Bonifacio Avenue, Rizal Avenue, Del Pan, Marcos Highway, MacArthur Highway, Elliptical Road, Mindanao Avenue, Marcos Highway, Boni Avenue, Espanya Boulevard, iba pang kalsada na maaaring tukuyin po ng MMDA. So yan po, bantay biyahe pa rin yan. Bawal bumiyahe. Super Radio, DZBB, bantay biyahe. Yung pong mga bawal sa kalsada, yan, pero pwedeng tumawid. Ngayon, mga kapuso, mayroon tayong anunsyo tungkol sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Malaki-laki po ito para sa diesel, 80 centavos to 1 peso. Sa gasolina, 20 centavos to 40 centavos. Sa kerosene naman ay 85 centavos to 1 peso. Yun. At posibleng lumala pa ang sitwasyon natin sa pagtaas-taas ng presyo ng mga produktong petrolyo na yan dahil nagkakagulo na naman. Pinaulanan po ng 300. Dami nun. Ha? 300 missile at drone ng Iran ang Israel. Oh, sinalo naman nung tinatawag nila na dome defense. Pero may nakalusot pa rin. May tinamaan daw na isang pasilidad ng militar ng Israel. Nagpakawala din ang missiles ang grupong Hezbollah sa Lebanon at Houthi sa Yemen na kaalyado ng Iran. Sinalag ng Iron Dome ng Israel pero nakalusot ang ilang missile at tinamaan ng isang military facility. Yun. At ito po, merong collateral damage na naman. Kinubkob ng Iranian authorities ang Portuguese container ship na MSC Aris. Ako, may mga Pilipino. Apat sa 25 crew members ng barko ang Pilipino. Apat na mga Pilipino. Papunta yan ng Mumbai, India. Hinarang doon sa Strait of Hormuz. Yun. Kaya ako nabanggit na may epekto ito sa supply. Siyempre sa presyo na rin ng produktong petrolyo, yung Strait of Hormuz, mga kapuso, yan po ipangunahin na trading route. Diyan po dumadaan ang katumbas ng 21% ng konsumo ng buong daigdig na langis. Ang ating pong text connect, mga kapuso, 0917-594-5941. Ang ating Twitter naman, at DZBB na mga maliit na letra. Ang ating TikTok naman, at DZBB na mga maliit na letra. Ang ating FB naman ay Super Radio DZBB 594 kHz. Alas 6:31 na po ng umaga. Radyo na, TV pa. Super Radyo! Melo pa! Melo Del Prado sa Super Radyo DZBB. Star, then it's your time to shine at the Sparkle Prime Acting Workshop. To join, follow Sparkle's official accounts to get all the details and latest updates. Doble na ba ang pagod mo dahil doble ang kayod mo? Baka iba na ang kailangan mo ngayon. Switch to Bear Brand Adult Plus. May doble calcium, B vitamins, and vitamin C para doble ang tibay. Mag Bear Brand Adult Plus.
Alam ko yung pinagbubuntis mo. Kapit ng mahigpit. Alam ko na yung kawalanghian ninyong dalawa ng nanay mo. Ipapakita ko to kay Jordan. Manggigil kayo sa mga susunod na mangyayari sa Asawa ng Asawa Ko. Amang si Calvin! Uri niyo! Bilis! Akala ko ba gusto yung mga tao ni Edgardo? Hindi ko rin alam! Ceasefire! Ceasefire! Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. De Grapa! Magigay! Yay! It's more fun pagkasama namin kayo! Dito lang sa De Grapa! You're watching Double B TV on GTV. Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryentipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, iyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso! Maya-maya po ay makakasama po natin si Police Major General Melencio Nartates Jr. ng NCRPO. Kanina sa report ni Sam Nielsen, yung mga polis nakaposisyon na doon sa Caloocan. May mga sasakyan na po sila doon. At ang balita po natin ay dahil nga sa mainit masyado na ang damdamin o silakbo ng damdamin ito mga nasa transport sector na ito na ayaw dito sa modernization ng jeepney, itong sinabi ni Presidente na wala ng extension. Itong araw na ito, ang patansya natin ay baka mas matindi, mas malaki. Oo, kasi sinasabi na po ng grupong Manibela, 100,000 daw po yung sasama. Kasama na yung mga nakapag-consolidate na pero hindi masaya sa consolidation na nangyari doon sa jeepney modernization. May mga libre sakay pala, meron pala mga 205 mga sasakyan, may mga truck at kung ano pa. Ang national police natin sa NCRPO, meron daw mga halos 7,000 mga personnel ang siya pong mangangalaga ng kaligtasan. Sa ngayon po ay pumapasada pa pero at 9 o'clock ay pwede po na ang balita natin doon na hihinto alas 9. Tapos mamayang hapon, siyempre mas marami po maapektuhan yan dahil marami po ang uuwi na mula sa mga... Ngayon nakakabiyahe pa.
At meron pong may nasasakyan pa sa mga sandali ito. Nasa linya na po natin si Police Major General Jose Belencio Natatas Jr., Director ng NCRPO. General Natatas, magandang umaga po. Hello. Hello. Magandang umaga po, Kuya Melo, at lalong-lalo na sa tagapakinig natin dito sa Metro Manila, sa buong Pilipinas. Opo. Yun nga po, kukumustahin po namin. Ano po ang inyong namomonitor sa ngayon? Ngayong araw na ito, dalawang araw po ito, ngayon ang unang araw ng tigil pasada ng grupong Piston at saka Manibel, at meron pa daw iba yatang sasama. Ngayon po ba ay ano po ang nangyayari? Meron na po bang epekto po yung tigil pasada sa ngayon, General? So far sa ngayon, wala pa tayong nakaka-monitor na tigil pasada or nagmumobilize pa sila, kasi nakuha naman natin ang kanilang activity sa ating pakikipag-usap sa grupo ng Piston at Manibela at iba at ibang grupo na magjo-join dito sa kanila, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Mm-hmm. Itong tigil pasada na to, of course, is ito yung mga apektuhan ng modernization ng PU, public utility vehicle. Apo. Buong Pilipinas po ito, pero dito sa Metro Manila, na-monitor po natin, magsisimula po ng alas 8 ng umaga hanggang magkakaraban po sila. Pagkatapos po ng hali, papuntang from Quezon City, papuntang Maynila sa Mendiola. Apo. Through caravan. Ating pinaghandaan naman ito, hindi lang naman NCRPO, National Capital Region Police Office, but buong Philippine National Police, sa katunayan, nagdeklara ang ating butihing pinuno ng Philippine National Police, si Police General Romel Francisco Marvil, ng full alert ng Philippine National Police. So, hindi lang Metro Manila. Mm-hmm. So, inaasahan natin ang mga tigil pasada dito sa Metro Manila at sa buong Pilipinas na rin po. So, okay. dito sa Metro Manila, naglagay tayo ng ating mga choke point. Lalong-lalo na sa mga boundary natin, coming from south at southern Luzon at coming from northern Luzon, mm-hmm. Nakakalat na po yung mga mag-checkpoint dyan at titignan yung mga kalsada natin, pasok at palabas. Opo. At sa lahat ng, halos lahat ng kalsada ng Metro Manila po. Opo. At nagkalat din tayo ng ating crowd dispersal management o yung mga CDM natin. Mm-hmm. Nandiyan din po ang magtitingin sa mag-aalalay dito po sa mga protesters habang nagkakaraban, kasi may nababalitaan tayo or in the past meron po yung mga nagtatapon ng mga pangplat ng mga gulong, spikes po, hindi po maganda yon. So kailangan natin maprotektahan din yung nagra-rally at same time yung mga commuters natin. So this is a matter of ayusin natin yung protesta nila. Kailangan hindi nila maokupahan yung buong kalsada. Mm-hmm. Pagkikreate po ng traffic ito. At mainam naman, maayos po naman ang mga pagkikipag-usap natin sa mga grupo ng nasa kalsada at mag-rally. Opo, okay. So talagang bibigat lang pag umusad yung caravan nila mamaya hapon. Oh, ini-expect po natin 'yon mga tapos ng tanghali. Ah, okay. So, General, yung libre sakay natin, ano bang pwede sakyan ng mga kababayan natin pag talagang nagkagipitan na po? Meron ba kayong tulong? Opo. Hindi lang naman Philippine National Police ang mm-hmm. tutulong diyan. Mm-hmm. Iba't iba sa ng pamahalaan po. Lalo na ang ating MDA at lalo na ang ating mga local government units, yung putihin mayor. Then marami po silang mga resources. Opo. Sa National Police, particularly dito sa NCRPO, meron po tayong lagatalundaan ng mga sasakyan na magagamit, na mga na-stranded po dyan, mm-hmm. ay magagamit natin. Pinakamaliit po yung patrol car o patrol jeep. Pinakamalaki po, meron tayong bus at saka mga 6x6 trucks po. Opo. So, nandyan po yan. Nakakalat po sa strategic areas. Mm-hmm. Lalong-lalo na mga nagmamatsyag dito sa mga kalsada. Nagtatawagan po yan at sila po ay re-responde at tutulong. O kaya kung saan po mayroong stranded,
Nandun ka agad ito mga ano to. Hanggang bukas po ba ito? Ganito po ang deployment po ninyo? Kasi dalawang araw daw naman itong tigil pasada na to. Opo. Meron po tayong kulang-kulang 7,000 na nasa kalsada po o nasa standby. At meron din po tayong reactionary force. At ito po ay madadagdagan. Dahil 23,000 po ang ating kapulisan dito sa Metro Manila. Yung 23,000, iba po yung mga nasa crummy base. Mm-hmm. So marami pong pagkukuhanan at makapag-react tayo during contingencies. Mm-hmm. At para matugunan yung peace sa Metro Manila. Opo, opo. Sige po. General, salamat po. Salamat po sa panahon. Thank you po. Medyo naputol na po. Si Police Major General Jose Melencio Nartates, Junior Director ng NCRPO. Oras, alas 6:44 na po ng umaga. Radyo na TV pa. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Mga kapuso, maging maingat sa pagbiyahe, lalo na kung may dala kayong sariling sasakyan. Para safe ang pagmamaneho, i-check muna ang inyong sasakyan bago bumiyahe. Para masusi ang pag-check sa inyong sasakyan, gawing gabay ang acronym na Blow Baguettes. B for Brakes, L for Lights, O for Oil, W for Water, B for Battery, A for Air, G for Gas, E for Engine, E for Tires, at S for Self. Ingat sa pagbiyahe at pagmamaneho, mga kapuso! Ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita, Orly Trinidad, Melo del Prado, Joel Reyes Zobel, at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio DZWB at WBTV. Amito, please. Huwag nalabas dito. Magtago na kayo. Paano mo ginawa? Alin po? Nung tinawagan mo ako, boses ng nanay mo. Paano mo ginawa yun? Sino ang gumawa nun? My Guardian Alien, 10:30 p.m. after Black Rider. Want to be a star? Then it's your time to shine at the Sparkle Prime Acting Workshop. To join, follow Sparkle's official accounts to get all the details and latest updates. Inululuklok mo ang anak mo sa pedestal. Ngunit wala kaming pinagkaiba. Isa rin siyang kriminal. Hindi ka na tao. Hindi na ikaw ang Edgardo ang nakilala ko. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. I am the latest wife. But I am the chosen wife. Wala kang kwetang asawa at wala ka rin kwetang ina. Hindi mo ba talaga titignan yung asawa ko? Asawa ng asawa ko.
9 na po ng umaga. Wow! Si Melo del Prado, panalo! Binabati pala natin ang mga taga Philippine Red Cross. Ang Philippine Red Cross, alam niyo po, 77 years na. Oo, ayan na. 77th founding anniversary ng humanitarian organization na Philippine Red Cross. Ngayong araw na ito, magandang umaga po. Mabuhay po kayo mga taga Red Cross. Good morning! Yan talaga, ang laki ng tulong nyo sa bayan. Sa totoo lang, oh. Pag may kalamidad, nauna ang Red Cross. Diba? Yan, isa sa mga nauna, ang mga at kabalikat natin, kami, kahit kami dito sa GMA, oh, sama-sama naman tayo sa pagtulong sa mga kababayan natin. Ayan, okay. Philippine Red Cross. Yan, mula noon hanggang ngayon, 77 years na sila. Mga kapuso, may bago na naman nangyari. ito po, nagre-research lang to, BRP Hydrographer Ventura. Survey vessel ng National Mapping and Resource Information Authority ng BRIA. Nag-survey sila ng lalim ng dagat. Ayan, hinarang sila ng China Coast Guard. Meron pa ang dalawang China Coast Guard ship, pagkatapos 10 Chinese militia. Chinese militia mga kapuso. Diyan po sa papunta diyan sa Bajo de Masinloc. O sa hilaga ng Bajo de Masinloc. Kahapon po na madaling araw to. Yan o. Oy. Yun po. At 8 oras na nakahinto ang mga barko at nang maglayagbuli patungo ng research area para masukat ang ilalim ng dagat. Doon na silang sunod. Binuntutan na naman sila ng China mga kapuso. Ayun. Talagang iba na talaga. O talagang ano, lalo na pinalalakas yung kanilang presensya dyan. Lalo silang nambubuli. Pakinggan po natin, si Presidente pala dumating na galing doon sa trilateral meeting dyan sa Amerika. Kasama po yung Amerika, Japan, Super at saka Radio. Pilipinas. Melo del Prado sa Super Radio DCW. May commitment. Security and economic. I am further reassured by the commitments made to me by President Biden and his officials that the U.S., the United States, will stand by the Mutual Defense Treaty, which has been described from the president down as ironclad. Ironclad commitment. Ano ba ang pinangako ng Duterte administration sa China? Aba. What did you compromise? Aba. Ano yung pinamigay ninyo? Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China dahil hindi kami sumusunod? Ano yung dapat namin gawin? Anong laman nung secret agreement na yan? Tawag nila gentleman's agreement. Tawag ko dyan secret agreement. Secret. Hindi namin alam. Walang dokumento. Gustong malaman, ha? Interesadong-interesado si Presidente Marcos. Ha? Pwede na sabihin na executive branch na hindi namin to itutuloy. So, kasi renispeto naman nung 6 na taon nung dating presidente. Iba na po ang presidente ngayon Ang arkitekto ng ating foreign policy, ang commander-in-chief ng ating military, ibang tao na. So, new policy na po ito. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio DZW. Tinig po ni Presidente Bongbong Marcos at tinig po ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel. Kailangan pa bang ungkatin? Yan naman ang tanong. Kasi hindi daw naman tratado yan. Hindi na nakasulat. Hindi nga binding yan. Kung tutusin, unconstitutional nga yan. Wala pong papel. Usapan lang, verba lang. Pero ginagamit yan ng China sa atin ngayon. Oo, yan ang pinangahawakan ng China, mga kapuso. Yan tayo nililigaling. Kaya dapat alamin natin. Kasi mga kapuso, ito, dalawang mukha itong nakita natin. Itong postura ng Estados Unidos sa atin at ang postura ng China sa atin. Ang postura ng Estados Unidos sa atin at saka ng China magka-contrast, magka-salunga talaga. Ironclad commitment, mga kapuso. Yan ha. When you are committed, you do whatever it takes. Sabi nga. Yun. Yan ang Estados Unidos. Ang China naman, nagpapakita ito ng kahambugan. Say siya na po, kahambugan at kasinungalingan. At yun ang pagkakamali natin to. Sana matuto tayo. Sa totoo lang ha, sinabi nga ni Senator Aquilino Pimentel, huwag na tayo magbibitaw ng kung ano-ano lang. Kasi kahit verbal lang yan, pinangahawakan yan eh. Oh, when China is interested, China will use everything, even lies, for its own convenience, sabi nga. Ayan, ginagamit na foothold dyan, leverage dyan.
para lalong patibayan ang interest nito na agawin sa atin ang ating ilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Kaya sa susunod, manahimik tayo. Super Radyo! Oo. Para hindi tayo mapariwara. Sabi nga, ang bansa'y napapariwara. Melo del Prado sa Super Radyo. Diba? DZWB. Ang sabi ay, loose lips sink ship. Diba? Alas 6:55 na po ng umaga. Radyo na, TV pa, Melo pa. Melo del Prado sa Super Radyo. DZWB. Ang Super Radio Stations Nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Toy! Amito, bilis! Huwag kayo nalabas dito, magtago na kayo. Paano mo ginawa? Alin po? Nung tinawagan mo ako, boses ng nanay mo, paano mo ginawa yun? Sino ang gumawa nun? My Guardian Alien, 10:30 p.m. after Black Rider. On that someday in your life. Inululuklok mo ang anak mo sa patisdal. Ngunit wala kaming pinagkaiba. Isa rin siyang kriminal. Hindi ka na tao! Hindi na ikaw ang Edgardo nakilala ko! Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Alam ko na yung totoo. Anak ko niyang pinagbubuntis mo. Wala siyang kakayahan na malaman ko anong totoo. Paano kung maunahan niya ako kay Jordan? Jordan, may good news at bad news ako sa'yo. Anong gusto mo unahin ko? Asawa ng asawa ko. Siyete na po ng umaga. Wow! Si Melo del Prado, panalo! Huwag niyong kakalimutan na tayo po ay merong mainit na panahon ngayon. Ha? Yan. Para alam niyo lang. At na makapag-ingat tayo. Ang top notcher kahapon ay ang Dagupan City, Pangasinan sa 46 degrees Celsius heat index. Aparikagayan 44 degrees Celsius. Sa Aparikagayan po yan. Sa Puerto Princesa City, Palawan ay 44 degrees Celsius. As Cebu, Sua, Pili, Camarines Sur, 43 degrees Celsius. Ito naman para sa araw na ito. Sa iba pa mga 42, 41 degrees Celsius dito sa Quezon City. 41 degrees Celsius. Mainit na rin po yun. Ito namang ating heat index, mga kapuso. Ngayong araw na ito ang forecast. Sa Dagupan City, Pangasinan, 45 degrees Celsius. Puerto Princesa City, Palawan, 44 degrees Celsius. Sa Aparikagayan, 43 degrees Celsius. Na Ia Pasay City, 42 degrees Celsius ang ating inaasahang heat index. Bantay panahon! Ito naman ang ating... Huwag kayong makakalimot, oy, obligasyon ng mga Pilipino, yung mga kumikita ang mga Pilipino dyan, ha, may deadline na po ngayon, walang extension to. Sa serbisyo publiko! Hanggang ngayong araw na lang po ang deadline ng paghahain ng income tax return o ITR. O, maaari pong gawin sa mga tanggapan at website, tax assistance center, mga autorisadong bangko at ilang pang online facilities. Ayan, may multa yan, may karampatang multa at parusa pag hindi sumunod. Ito pa ang ating isa pang... Sa serbisyo publiko! Mga kapuso, serbisyo publiko natin, Maynilad, 11 p.m. mawalan po ng supply ng tubig sa Caloocan City hanggang 4 a.m. naman po yan. Mga barangay 77 to barangay 80. Yan. Manila Water naman, 10 p.m. to 4 a.m. Antipolo po, mga kapuso. Antipolo City, ilang bahagi po ng barangay Santa Cruz, mawalan po kayo ng supply ng... Tubig! Sa serbisyo publiko!
Salamat po. Magbabalita na po kami. Sa ilang saglit, ako po naman ang inyong lingkod. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Alas 6.59 na po ng umaga. Radyo na, TV pa. Melo pa! Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Tapat sa balita, yan ang aming anata. DZWB Super Radio 594. Laging naka-alerto, servisyo, totoo. DZWB Kapuso nyo sa radyo. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. DZWB Super Radio 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZWB, servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. DZWB Super Radio. Super balita sa Umaga Nationwide. Standby! Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras, 2:20 makalipas ang alas 7. Sa inyo ng Super Radyo DZWB at lahat ng Super Radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radyo DZWB. Narito sina Joel Reyes-Abel at Melo del Prado. Lunes po ngayon, ika-15 sa buwan ng Abril. Taong 2024, deadline ng filing ng income tax returns. Sa ating mga headlines, 2 araw na tigil pasada ng grupong manibela at piston. Kasado na, libreng sakay ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan. Nakahanda na. Mga e-bike, e-trike, light electric vehicle, tricycle at pedicab, bawal nang dumaan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila simula ngayong araw. Panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo, nakaamba ngayong Linggo. Asynchronous classes o distance learning sa mga pampublikong paralan sa buong bansa, ipatutupad mula ngayong araw at bukas ayon sa Department of Education. Ilang lugar sa bansa inaasang makararanas ng danger level na heat index o damang init ngayong araw. Mga barko ng Pilipinas na magsasagawa ng pananaliksik sa hilaga ng Baho de Masinloc, Sinalubong at binuntutan ng barko ng China Coast Guard.
Umano'y gentleman's agreement na dating Pangulong Rodrigo Duterte, Chinese President Xi Jinping. Wala ng visa at hindi na dapat problemahin ang Administrasyong Marcos ayon sa minorya ng Senado. Apat na tripulanteng Pilipino kabilang sa crew ng isang container ship na kinubkob ng Iran sa Strait of Hormuz ayon sa Department of Foreign Affairs. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Huwag pong papauli sa malalaking mga balita, talakayan sa malalaking mga issues. Subscribe na po kayo sa YouTube channel ng DCBB. Magtungo po sa @DCBB594 sa YouTube at mag-subscribe. Bantay Panahon! Umiiral sa buong bansa ang easterly sa mainit na hangin mula ho sa karagatang Pasipiko. Dulot po nito ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa makararanas po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papaw rin na may pulo-pulo makapagulan, paggulog at pagkidlat. Ang Hilagang Luzon makararanas ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ihip po ng hangin mula po sa Silangan hanggang Timog Silangan. Habang ang nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon po na mahina hanggang sa katamtamang pag-ihip ng hangin mula sa Silangan hanggang Hilagang Silangan. Bantay Panahon! Super Radio DZBB Bantay Biyahe! Umarangkata na po ang dalawang araw na tigil pasada ng grupong Manibel at Piston simula ngayong araw bilang pagtutol sa April 30 consolidation deadline ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon kay Mar Balbuena, chairman ng Manibela, aabot umano sa 100,000 operator at driver ng pampublikong transportasyon sa buong bansa ang lalahok sa tigil pasada. Sa Metro Manila, nasa 25,000 miyembro ho ng Manibela ang makikisa umano sa tigil pasada. Hindi umano extension ang deadline, kundi pagbukaw sa kamalayan na mga Pilipino ang kanilang ipapanawagan dahil sa pasakit na daranasin nila sa oras na pagbawalan silang pumasada matapos po ang April 30. Saan po kami tatakbo? Kanino po kami lalapit? At kung hindi namin gagawin ito, sino po ang makakatulong sa amin? Idinagdag pa ni Balbuena na dahil po sa PUV Modernization Program, tiyak na malulubog lamang po sa utang ang mga operator at driver dahil pinipili silang bumili ng mga mahal na unit ng modern jeepney. Tinatanggihan po namin katulad po ng consolidation at pagkuha po ng mga mahal na unit na galing po ng China. Paano ka magkakaroon ng magandang benepisyo kung baon ka sa utang? Tinig po ni Mar Balbuena po yan, chairman ng Manibela. Sinabi naman ang pinagkaisang samahan ng mga chopper at operators nationwide o piston na layunin ang transfer strike na ipakita sa pamahalaan ang kahalagahan ng pampublikong transportasyon sa gitna ng PUV Modernization Program. Para makita rin ng gobyerno yung kahalagahan po ng sektor ng ating public transport. Tinig po ni Modi Floranda, National President, Piston. Samantala, Super Radio DZBB Bantay Biyahe! Ilang chopper sa Pasig City gumarahin na po bilang pakikisa sa tigil pasada. Alamin natin ang balitang yan mula kay Christian Manyo. Christian, pasok! Super Radio! Maagang gumarahe ang ilang chopper at operator sa isang terminal dito sa Pasig City bilang pakikisa sa dalawang araw na transport strike na ikinasa ng grupong Manibela at Piston simula ngayong araw. Ayon sa grupo, na sa 70 jeep ang hindi bumiyahe para sa rutang Pasig patungo ng Taguig, Pateros at ilang lugar. At sa tanong kung anong kanilang gagawin sa oras na hindi na palawigin ang consolidation, sagot ng ilang chopper, sila ay patuloy pa rin babiyahe para sa kanilang pamilya. Narito ang bahagi ng ating panayam. Tuloy-tuloy pa rin yung namin. Yun ang napagkasunduan namin mga opisyal. Ano po napagkasunduan, sir? Pa? Yung biyahe po namin, dire-diretso rin na. Kasi ang inaan namin dito, kabuhayan namin. Kung hindi namin itutuloy ito, paano yung kayaan ng mga pag-aaral namin ng mga anak? Yung mga gastusin namin sa araw-araw. Sa grupo, bago mag-alas 9 ngayong umaga, sabay-sabay sila magtutungo sa UP para lumahok sa caravan ng Piston at Manibela. Ako
si Christian Manyo ng GMA Super Radio DZBB, dapat totoo. Super Radio DZBB, Bantay Biyahe. Yung mga pampaserong jeepney dyan sa Camias Road, Quezon City, tuloy lang ang pamasada sa kabila ng malawakang tigil pasada na piston at manibela. Alamin natin, di ba sila kalahok dyan? Si Alan Gato sa detalye ng balitang yan. Alan, pasok! Super Radio! Nanatili pang normal ang biyahe ng mga pampaserong jeep sa bahagi ng Camias Road sa Quezon City. Ito'y dahil sa madaming bilang na mga pampaserong jeep na patuloy na pumapasada ngayong araw. Sa kabila ito ng dalawang araw na transport strike ng grupong manipela at piston mula Anonas hanggang EDSA Camias. Tuloy-tuloy lang ang biyahe ng mga jeep na nakikita natin na bumibiyahe. Wala rin tayong nakikita mga pasahero na apektado lalo pat may mga masasakyan sila ngayong araw. Wala rin nagiging problema sa dali ng trapiko sa bahagi ng Camias Road. Kabilang ang Camias Road sa binabantayan ng MMDA, lalo pat ito yung ilan sa mga bahagi kung saan may mga kadalasan na hindi bumibiyahe na mga pampasaherong jeep. Ako sa Alan Gatos ng GMA sa Radio DZBB, dapat totoo. Super Radio DZBB, Bantay Biyahe. Ang oras po natin, 10 minuto na po makalipas ang 7 ng umaga. 13 ruta sa Metro Manila ang posibleng maapektuhan ng tigil pasada ng grupong manibela at piston simula ngayong araw. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, kabilang dyan ang mga rutang Novaliches, Rizal Avenue, Via Bonifacio, Sukat Baclaran, Monumento Circle, Malabon Monumento, Monumento Polo, E. Rodriguez, Cubao, Divisoria, Paco, Santa Mesa, Pasig, Tipas, Anonas, Alabang, Sukat, Bagong Bayan, Pasig, Pasig Market. At dahil dito, nagpaalala ang Department of Transportation sa mga pasahero na maglaan ng dagdag na oras sa kanilang biyahe para hindi maabala. Super Radio DZBB, Bantay Biyahe. Ilang pasahero po ang nangangamba na maging pahirapan ang kanilang biyahe sa gitna ng tigil pasada ng dalawang grupo ng transportasyon. Anila posibleng abutin ng ilang oras ang kanilang paghihintay para lamang makasakay sa mga pampublikong transportasyon. Kasi mahirapan mag-commute. Sumakay. May pasok din kaya kung magkakaroon ng strike, syempre mahihirapan bumiyahe lalo na Monday. Tinig po ng ilang pasahero, agad namang pinawi ng MMDA ang pakamba ng mga pasahero at tiniyak na may nakalatag daw silang plano. Katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para hindi maapektuhan ang mga pasahero ng tigil pasada. We are very optimistic na mahahandle naman natin ang maayos ito at isiguraduhin natin na hindi magpeperwisyo ang ating mga mananakay. Tinig po ni MMDA General Manager Procopio Lipana. Super Radio DZBB, Bantay Biyahe. Yung rescue vehicle para sa mga ma-stranded na pasahero sa lungsod po ng Caloocan muling inilatag para ho sa dalawang araw na tigil pasada. To the rescue mga kapuso! Sa balitang yan, si Sam Nielsen. Sam, pasok! Super Radio! Anda na rin nga, Joel, ang mga rescue vehicle na ipakakalat sa mga pasero maapektuhan naman ng tigil pasada mula ngayong araw at bukas dito sa area ng Caloocan. Sinabi ni Caloocan Police Chief Colonel Ruben Lacuesta, aabot sa 50 sasakyan ang gagamitin bilang rescue vehicle sa mga may stranded na pasero. Anya, 45 vans ang magmumula sa Caloocan LGU habang may 5 pa silang ipagagamit na sasakyan mula naman sa Caloocan na Police Station. Pagaman sa ngayon nananatili anyang normal pang sitwasyon sa mga biyahe ng pampublikong mga sasakyan, maigpiti lang na minomonitor na ang sitwasyon ito upang hindi maapektuhan anya ang normal naman pamamasada ng mga tsuper na babiyahe ngayong araw. Ako ni Sam Nielsen ng GMA Super Radio DZBB, dapat totoo. Super Radio DZBB, Bantay Biyahe. Mahigit sa 60 sasakyan naman, kasama na po yung mga e-trike na nakahandang magbigay ng libreng sakay sa Maynila. Alamin natin ang balitang yan mula kay Manny Vargas. Man, pasok! Super Radio! Kabilang nga dyan ang nasa 50 mga e-trike na ayon kay Wilson Chan ng Deputy for Operations sa Manila Traffic and Parking Bureau ay hindi nila papayagang dumaan sa mga pangunahing lansangan at sa halipa ay paikutin para lumusot sa mga secondary roads dito sa Maynila. Ito ay sa kabila naman ng pananatiling normal ng tali ng trapiko at pasada ng mga pampublikong sasakyan dito sa lungsod ng Maynila. Wala pang naitatala itong Manila Disaster Risk Reduction Management Office ng mga ruta na nagsimula ng magtigil pasada
ang mga tsuper para makilahok sa gagawing protesta ng grupong Piston at ng Manibela mamaya. Kung kaya naman ay natiling maayos ang kondisyon at natili lamang sa harapan nitong Manila City Hall at ng kartilya ng Katipunan itong kanilang mga rescue vehicle. Bukod dyan, naririto rin ang ilan sa mga sakyan ng Manila DRRMO na gagamitin para magsakay kung sakaling kakailanganin, bukod pa sa ikinasarin na mga sariling patrol vehicles ng Manila Police District na handa namang i-deploy kung kakailanganin para sa pagbibigay ng libreng sakay. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Dapat totoo. Super Radio DZBB Bantay Biyahe. 4 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga, iginiit ng Department of Transportation na natugunan na ng gobyerno ang karamihan sa mga hinaing na mga grupo ng transportasyon sa POV Modernization Program. Ayon kay Transportation Undersecretary Jesus Ferdinand Ortega, ilang beses na nilang nakausap ang mga transport group at nailabas din ang ilang pang-issue sa programa sa pagdinig ng Kongreso. Natugunan niya ang lahat ng usapin at ang tanging kinokontra ng ilang grupo yang consolidation o pag-anib sa kooperatiba. Sinabi pina Ortega na lumalabas din na mayroong ilang grupo ng transportasyon na tutol talaga sa POV Modernization Program. Ang punto ko dito is, inangat na nila sa korte yon dahil talaga namang hindi na kami nag-agree, di ba? Ang tawag nga doon is, we have agreed to disagree. Yes. So, ang punto ko dito is, it's clear na ayaw talaga nila mag-consolidate. Sa gitna nito, sinabi ni Ortega na hindi na palalawigin pang muli ang deadline para sa consolidation at hanggang sa 30 ng Abril na lamang ito, anya mga hindi aanib sa kooperatiba ay hindi na maaring pumasada. Doon sa mga hindi na consolidate after the deadline, assuming, ayan na, hindi na sila pwede pumasada, ang maganda po dito, tutok na ng gobyerno ng LTO, lalo na yung mga ruta na hindi na consolidate. So, hindi to parang nag-aabang ka buong Pilipinas. Ang abangan mo na lang yung certain route. Ang tinig po ni Transportation Undersecretary Jesus Ferdinand Ortega. Super Radio DZBB Bantay Biyahe. Magpapakalat po ang National Capital Region Police Office NCRPO ng 7,000 police sa Metro Manila kasabay ng tigil pasada ng grupong Piston at Manibela. ANG Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., Direktor ng NCRPO, iyan ay para matiyak na magiging mapayapang tigil pasada ng dalawang transport group. Magmamatsyag, tutulong tayo or titignan po itong nagkikilos protest kasi baka mamaya apa, may mga ibang grupo na gagawa ng kaguluhan. Nakaanda rin anya ang reactionary force ng NCRPO sakaling magkaroon po ng gulo. Meron din tayong reactionary force na nakahanda. We are on alert. Okay. At magdederederecho lang hanggat matigil po yung kanilang protest. Kasabay nito, sinabi ni Nartates na maglaland din sila ng halos 200 sasakyan para sa mga pasaherong maapektuhan ng tigil pasada. On the part of the PNP, meron po tayong ganyang programa, meron po tayong libreng sakay. At kami ay nagko-coordinate sa local government unit. Tinigboyan ni Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., Director ng National Capital Region Police Office. Super Radio DZBB Bantay Biyahe. Samantala, ilang transport group sa probinsya hindi sasama sa tigil pasada. Mula sa GMA Integrated News, magulat po si Russell Simorio, GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Russell, pasok! Super Radio! Joel Melo, hindi makikiisa ang One Pangasinan Transport Federation sa iginasang two-day nationwide transport strike. Ayon sa presidente ng federasyon na si Bernard Tulyao, 95% na ng mga jeepney operators na kanilang miyembro ay kabilang na sa kooperatiba. Kaya wala silang nakikitang problema pagdating sa PUV franchise consolidation. Sa Pampanga, wala rin nagkumpirma na sasali sa tigil pasada ayon sa LTFRB3. Pero nagkasanang ng libreng sakay ang Mabalacat City LGU para sa mga empleyadong papasok ngayong araw hanggang sa Martes, paluwas ng Maynila. 2 bus at 4 na government shuttles ang inihanda ng LGU para sa libreng sakay. Nanindigan din ang mga shipper sa Naga City at Camarines Sur na hindi makikiisa sa tigil pasada. Ayon sa Condor Piston Bicol, bagamat hindi sila kumasa sa tigil pasada,
kaysa pa rin daw sila ng iba pang transport group sa bansa na patuloy na tinututulan ng PUV consolidation. Sa Cebu, wala ring tigil pasada na magaganap ayon kay Chairman Greg Perez ng Piston Cebu. Pero nasa 500 Piston members naman daw ang magsasagawa ng protest rally sa tatlong major roads sa Cebu, sa Barangay Mabolo, Barangay Careta at Osmeña Boulevard. Sa Northern Mindanao, 90% na raw ng consolidated ang mga jeepney driver at operator ayon sa LTFRB10. Kaya wala rin daw nagbabalak na mag-strike. Sa Zamboanga City, suportado ng ilang drivers at operators sa PUV modernization program ng gobyerno. Ayon kay Pentrans, nasa 72-85% na ng kanilang mga miyembro ang nakapag-consolidate na. Joel Melo, matatanda ang ikinasa ng grupong Piston at Manibela ang dalawang araw na tigil pasada ngayong araw hanggang bukas, April 16, matapos ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na wala ng extension para sa PUV consolidation deadline sa April 30. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, ako si Russell Simorio, nag-uulat para sa Super Radio DZBB. Dapat totoo. Salamat Russell Simorio, GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Super Radio DZBB, Bantay! Biyahe! Piston Cebu, naglunsad din ang tigil pasada ngayong araw laban sa April 30 deadline ng franchise consolidation. Decime Padilla, Super Radio Cebu, Decime! Super Radio! Joel Melo, nagsasagawa din ng protesta at tigil pasada ngayong araw ng mga driver at operators ng pampublikong jeepney dito sa Cebu bilang pagtuto sa desisyon ng gobyerno na huwag ng palawigin ang April 30 deadline ng franchise consolidation. Alas 6 ng umaga, nag-set up ang mga ito ng protest centers sa bahagi ng Mabolo, Careta, Pedro Rosario Street at Gorordo Avenue. Tatapusin ng mga nagpo-protesta ang aktibidad mamaya sa pamamagitan ng pagmarsa at pagrally sa harap ng tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 7. Panawagan ng Piston at Manibela na ibasura ang consolidation ng prangkisa sa ilalim ng PUV Modernization Program. Samantala, inanunsyo naman ng Federation of Cebu Transport Cooperative na hindi sila lalahok sa transport strike. Ako, si Desime Padilla ng Super Radio Cebu, nag-uulat para sa GMA Super Radio DZBB. Dapat totoo. Super Radio DZBB, Bantay, Biyahe. Alamin naman natin ang sitwasyon dyan po sa Davao, mga kapuso. Kaugnay pa rin po ng tigil pasadang ito. Si John Ryan, Ryan Calonia ng Super Radio Davao. John, pasok! Super Radio! Nanindigan ng ilang grupo ng mga super at operator dito sa Davao Region na hindi sila sasali sa dalawang araw na transport strike simula sa araw na ito. Sa panayam ng GMA Super Radio Davao kay Larry Arguiles, presidente ng Transport Piston Southern Mindanao Region, na napag-usapan ng kanilang grupo dito sa Davao na hindi sila lalahok sa nasabing aktibidad ng Piston at Manibela. Ngunit nilinaw ni Arguiles na bagamat bibiyahe sila, may ilan naman silang aktibidad para ipakita ang pagtutol sa franchise consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program. Nagbabala rin ang grupo na nagbabalak silang maglunsad ng tigil pasada bago sumapit ang Abril 30 o ang deadline ng franchise consolidation. Samantala, ang grupong Southern Mindanao Diversified Drivers and Operators Cooperative ay hindi rin lalahok sa transport strike sa panayam ng GMA Super Radio Davao kay Manny Duran, presidente na nasabing grupo. Wala umanong koordinasyon ang Piston at Manibela sa kanilang grupo at napag-usapan din ng mga transport leaders sa Mindanao na hindi sila lalahok dito dahil hindi tamang pahirapan ang mga pasahero. Ako si John Ryan Calonia ng Super Radio na panag-uulat para sa GMA Super Radio DZBB. Dapat totoo. Super Radio DZBB, Bantay, Biyahe. Ang oras po natin, alas 7.22 na po ng umaga, ipatutupad pa rin ang number coding scheme sa Metro Manila ngayong araw at bukas. Ito ang dilinaw ni MMDA Chairman Roman Duarte sa kabila ng dalawang araw na tigil pasada ng Manibela at Piston mula Abril 15 at 16. Ang ibig sabihin, bawal bumiyahe ang sasakyang may license plate number na nagtatapos sa 1 at 2 ngayong araw at 3 at 4 bukas. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi.
Una nang sinabi ng MMDA na katulad ng mga nagdaang transport strike, nakadaragdag lang sa pagbigat ng daloy ng trapiko ang mga suspension ng number coding scheme, lalo't marami pa rin ang buibiyahing pampublikong transportasyon. Super Radyo! Bawal nang dumaan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila simula ngay araw, April 15, yung mga e-bike, e-trike, tricycle, kuliglig at pedicab. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, simula ngay araw, uhulihin na po pagmumultahin yung mga lalabag dito. Kabilang sa mga pangunahing lansangan ng Metro Manila na bawal na daanan po ng mga e-bike, e-trike, tricycle at pedicab ay ang mga sumusunod: Recto Avenue, President Quirino Avenue, Araneta Avenue, EDSA, Katipunan, CP Garcia, Southeast Metro Manila Expressway, Ross Boulevard, Taft Avenue, Osmeña Highway, Show Boulevard, Ortigas Avenue, Magsaysay Boulevard, Aurora Boulevard, Quezon Avenue, Commonwealth Avenue, A. Bonifacio Avenue, Rizal Avenue, Del Pan, Marcos Highway, MacArthur Highway, Elliptical Road, Mindanao Avenue, Marcos Highway, Boni Avenue, Espanya Boulevard, at iba pang kalsada na maaaring tukuyin ng MMDA. Paglilinaw naman ng MMDA, papayagan pa rin pong tumawid sa mga national road, ang mga e-bike, e-trike, tricycle, basta't ang intention lamang eh makarating doon sa kabilang kalsada. Super Radio! Full tank na nyo. Mayroon na naman kasing nakambang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Batay sa pagtaya ng kumpanyang Unioil, posibleng umabot sa 80 sentimo hanggang piso ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. 20 sentimo hanggang 40 sentimo naman ang inaasahang taas presyo sa bawat litro ng gasolina. Sinabi naman ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy na posible ring tumaas ang ng 85 sentimo hanggang piso ang presyo ng kada litro ng kerosene. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Mga kapuso, kayo ba'y makakalimutin na sa dami ng inaasikaso at iniintindi araw-araw? Stress out na sa sunod-sunod na meeting at classes. Makakalimutin ka ba lagi? Suot mo ng salamin mo, hinahanap mo pa. Nakasakay ka na ng sasakyan tapos naiwan pala ang cellphone at ibang gamit mo. Sa school, nag-review ka naman. Pagdating na exam, nakalimutan ang pinag-aralan. Mahirap pag maraming nakakalimutan. Para brainy good, dapat healthy lifestyle. Iwas sa puyat, mag-exercise regularly at kumain ng masustansyang pagkain. Pwede mo ring samahan ng Memo Plus Gold, gawa sa pure and natural bacopa munyera para laging focus at mentally alert, mga kapuso. Memo Plus Gold, lamang ang brainy good. Ang Memo Plus Gold ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Outlet at sa mga pangunahing butika nationwide. Online din sa Shopee at Lazada. Paalala lang po, ang Memo Plus Gold ay hindi isang gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras, alas 7.26, radyo na, TV pa, kortesiya na, disiplina pa! Doble na ba ang pagod mo dahil doble ang kayod mo? Baka iba na ang kailangan mo ngayon. Switch to Bear Brand Adult Plus. May doble calcium, B vitamins, and vitamin C para doble ang tibay. Mag Bear Brand Adult Plus. Simula pa lang 2024, the win na! Dahil mula Enero hanggang Marso, number one tayo! Super Radyo DZBB ang number one AM station at Barangay LS ang number one FM station. Maraming salamat, mga kapuso! Alam ko na yung totoo. Anak ko niyang pinagbubuntis mo. Wala siyang kakayahan na malaman ko anong totoo. Paano kung maunahan niya ako kay Jordan? Jordan, may good news at bad news ako sa'yo. Anong gusto mo unahin ko? Asawa ng asawa ko. Nito Jr. For toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old. With probiotics and DHA. Nito Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health.
kapag nakakakita ho tayo ng check, ano ba unang pumapasok sa ating isip? Eh syempre, pag may check, ibig sabihin tama, wasto, mga kapuso. Eh yung check po ng RightMed, ano nga bang ibig sabihin po nun? Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Yan po ang ibig sabihin po ng check ng RightMed. Dahil ang mga gamot po ng RightMed, abot kaya po ang presyo. Pero high quality po ang pagkakagawa. Hindi po kayo titipirin, hindi po kayo meminosin. Kaya kapag hahanap po yung gamot, eh wag po kayo mahihiyang magtanong, hanapin po ang check po ng RightMed. Para sa mga listahan po ng mga produktong RightMed, bisitahin po ang kanilang Facebook page, website, www.rightmed.com.ph. If symptoms persist, consult your doctor. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Paalala po sa mga magulang at estudyante, magpapatupad po ng asynchronous classes o distance learning yung mga pampublikong paaralan sa buong bansa ngay araw at bukas, April 15 at April 16. Ayon sa Department of Education, layunin po nito na mabigyan ng pagkakataon yung mga mag-aaral na makumpleto ang kanilang mga nakabimbing takdang aralin at iba pang mga requirements bago matapos po ang school year. Hindi rin obligadong pumasok po yung mga teaching at non-teaching personnel. Ganun po man yung mga aktibidad na inorganisa ng regional at schools division offices gaya po ng Regional Athletic Association Meet at maaari pa ring ituloy sa itinakdang araw. Hindi naman kasama sa abiso yung mga pribadong paaralan pero maaari rin po nilang gawin ang kaparehong hakbang. Nauna na rito sinabi ng DepEd na mahigit sa 7,000 paaralan sa buong bansa nagsuspindi ng face-to-face classes at nagpatupad ng alternative mode of learning dahil sa matinding init ng panahon sa mga nakalipas na araw. Ang oras po natin, alas 7:30 na po ng umaga, iwasan ang pagbilad sa araw at dalasan ang pag-inom ng tubig. Ilang lugar kasi sa bansa ang inaasahang makararanas muli ng mapanganib na heat index o damang init ngayong araw. Batay sa pagtaya ng PAGASA, inaasahang aabot sa 45 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa Dagupan City sa Pangasinan. 44 degrees Celsius naman sa Puerto Princesa City, Palawan habang 43 degrees Celsius sa Parik, Cagayan. Maaari namang umabot sa 42 degrees Celsius ang damang init sa Lawag, Ilocos Norte, Tuguegrao City, Cagayan, Etchage, Isabela, Clark Airport sa Pampanga, Aburlan, Palawan, Virac, Catanduanes, Masbate City, Zamboanga City, Cotabato City at Metro Manila. Super Radyo! Isang babae ang nasawi matapos umanong makaranas po ng heat stroke sa lungsod po ng Dagupan sa Pangasinan. Ayon po sa anak po ng biktima, masigla at walang anumang nararamdaman ang 66 na taong gulang na ina, kanya pong ina, pero bigla po itong nakaranas po ng pananakit po ng ulo. At nawalan po ng malay, ilan lamang sa mga sintomas po ng heat stroke po yan. Dahil dito patuloy po ang paalala ng mga eksperto na gawin yung mga hakbang para maiwasan ang sakit sa gitna ng mainit na panahon. Super Radyo! Samantala, apektado na ang ilang pananim sa lalawigan ng Aurora dulot ng matinding init ng panahon. Kabilang na riyan ang mga natuyot na tanim na papaya na ang iba ay nabulok at nangamatay. Dahil dito walang magawa ang mga magsasaka kundi itapon na lang ang mga bungang papaya. Bukod sa papaya, nalanta na rin ang mga tanim na talong at ampalaya dulot ng matinding init ng panahon. Samantala, ilang tilapia sa Lake Buhi sa Camarines Sur nangamatay dahil sa overfeeding ayon sa Municipal Agriculture Office. Mula sa GMA Integrated News, mag-uulat si Chris Novello ng GMA Regional TV. Balitang Bicolanja. Babalikan natin si Chris. Si Chris. O, yan na ulit. Si Chris. Ready na. Si Chris Novello ng GMA Regional TV. Balitang Bicolanja. Chris. Super Radyo. Melo at Joel, ilang patay na tilapia ang palutang-lutang sa gilid ng Lake Buhi sa bayan ng Buhi, Camarines Sur. Ang iba sa mga ito kinakain na ng mga ibon sa lugar. Naniniwala ang mga residente na epekto ito ng mainit na panahon. Ayon naman sa Municipal Agriculture's Office ng Buhi, hindi ito matawag na fish kill dahil maliban sa epekto ng mainit na panahon, overfeeding daw ang ikinamatay ng mga ito. Tiniyak naman ng mga mangingisda na tinatanggal na nila ang mga patay na isda. Nananawagan sa ngayon ang Municipal Agriculture's Office at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol sa mga fish cage operator sa lugar na sumunod sa tamang papapakain ng mga isda para maiwasan ang ganitong insidente. Kada buwan, nagkakaroon din daw ng water analysis ng ahensya katuwang ang DNR. Base sa mga huling resulta, nanatili naman na maganda ang laboratory analysis sa Lake Buhi. Melo at Joel, ayon pa sa BFAR Bicol, dapat din daw na babaan ang stock intensity sa mga fish pond para maiwasan ang fish kill. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia at GMA Integrated News,
Ako si Chris Novello, nag-uulat at Super Radio DZBB. Dapat totoo. Salamat, Chris Novello, GMA Regional TV, Balitang, Bicolandia. Super Radio Flash Report! E flash report lang tayo mga kapuso. Pabuya na ibibigay ni Chavit Singson. Saan to? Saan nanitaho sa kanya? Yung ano, yung MMDA enforcer. Dadagdagan daw oh. Kano? Christian Manyo, pasok. Super Radio! Mula sa 100,000 piso, dinagdagan pa ng 200,000 piso ang reward o pabuya na ibinigay ni dating Ilocos Tour Governor Chavit Singson para sa Special Operations Group na Metropolitan Manila Development Authority. Ito ay matapos mahuli ng mga enforcer ng ahensya ang kanyang sasakyan nang dumaan sa EDSA carousel sa Cubao noong nakaraang linggo sa flag raising ceremony sa MMDA ngayong umaga. Sinabi ni Singson na ito'y hindi tuhol kung hindi isang reward sa MMDA dahil ginampanan nila ang kanilang tungkulin at pagturing ng pantay-pantay sa lahat ng traffic violators. Muli namang humingi ng paumanhin ang opisyal at binayaran ang multa ng kanyang convoy. Ako, si Christian Manyo ng GMA Super Radio DZBB, dapat totoo. Super Radio Flash Report! Ito ang super balita sa umaga, nationwide! Ayan naman, okay. Ayan, at mga kapuso, matindi po ang init ng panahon. Siyempre, apektado po ang ating pangangatawan, pati yung mga disposisyon natin sa buhay, di ba? Pag mainit, mainit. Yung mga nag-rumble dun sa city jail, dahil sa init na rin po yon. So, ang ating kalusugan ay ating pong antabayanan. Magpalakas tayo ng ating katawan, hindi tayo mabilis na maigupo ng init na yan at tamaan ng iba't ibang sakit. Ano pong gagawin natin mga kapuso? Abay, mag-i-Immunomax food supplement tayo. Yan po ang panlaban natin para mapalakas po ang ating resistensya, ang ating immune system, ang Immunomax. Ay gawa po sa CM Glucan na nagmula pa sa Switzerland. Ito po ay available in capsule for adults. Meron pong pambata nito, meron pong pangmatanda, pang nakatatanda. Ayun, mga adult. At yung pong kapsula para sa adults mga kapuso, ito pong dalawang maliit na kahon na ito, may puti at may kulay berde. Pag binuksan nyo po yan, kapsula po ang laman yan na Immunomax food supplement. May kulay berde. Yung kulay berde, yung po yung capsule for adults na Immunomax food supplement, forte variant. Yun namang Sira for Kids, yung pong matangkad na yun, kulay orange ang kahon, at saka yung kulay berde na yun. Pag binuksan nyo po yun, butelya po ang laman nun. May Sira for Kids po yun. Yung kulay berde, yung po yung Sira for Kids, Immunomax food supplement, forte variant. Oh, mula po sa aming studio, o kahit nasaan pa kayo ngayon dyan, may mga lakad kayo, magandang balita po talaga ang Immunomax. Mahalagang paalala ang Immunomax at Immunomax 40 po hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri po ng sakit. Oras, alas 7.36, radyo na. TV pa, na. Disiplina pa. Doble na ba ang pagod mo dahil doble ang kayod mo? Baka iba na ang kailangan mo ngayon. Switch to Bear Brand Adult Plus. May doble calcium, B vitamins, and vitamin C para doble ang tibay. Mag Bear Brand Adult Plus. Pinahod niyo kasi akong anak. Mas malinaw na ang lahat, mas makulay ang mga eksena, at mas maganda ang panonood dahil... Basta, pagkasama mo si Elia, di ka pababayaan niya. Watch Black Rider on GMA Affordabox. Bili na! I am the latest wife, but I am the chosen wife. Wala kang kwetang asawa at wala ka rin kwetang ina. Hindi mo ba talaga titingnan yung asawa ko? Asawa ng asawa ko. Op, op, op. Isiskip mo ba ang milk na tama for his age? Don't skip Nido 3 Plus. It helps give total expert protection for toddlers na mas exposed sa sakit. Dahil love mo, don't skip Nido 3 Plus. You're watching BBTV on GTV.
kids. Ayan, asynchronous ang karamihan, ha? At alalahanin natin ang bitamina po ay nakatutulong sa katawan at syempre sa ating pag-iisip. Ha? Gusto natin yung mga anak natin, di ba, na lumaking malusog at matatalino. Yan. Pagdating po sa vitamins sa mga kids, isa lang pong pinagkakatiwalaan ng mga mami. Yung hindi kayo pumapayag sa pwede na, o yun naman ang inyong motto, di ba? Hindi kayo pumapayag sa pwede na. Kaya naman may Cherry Fair Syrup Fortified with Zinc. Dahil kayo mga mami, di payag sa pwede na, ang Cherry Fair po, gumawa ng Cherry Fair Syrup na Fortified with Zinc. Isa po ito sa mga vitamins mga kapuso. Made by Cherry Fair na para sa mga kids. Ang Cherry Fair Syrup Fortified with Zinc ay lemon-flavored syrup. Talagang sa lasa pa lang, panalo na. Ito'y kargado po ng CGF. May lysine, may turin at zinc pa. Cherry Fair Syrup Fortified with Zinc. Goodbye sa pwede na. Dahil ika nga nila, pagdating po sa kalusugan ng mga kids, Moms Know Best. Mahalagang paalala, ang Cherry Fair ay hindi po gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri po ng sakit. Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Super Radio Flash Report! May mga pasaway pa rin po na dumadaan sa EDSA busway sa lungsod po ng Pasay. Ayan, natikitan. Nahuli mga kapuso. 5,000 kaagad po yan ang multa. Pao de la Cruz, pao, pasok. Super Radio. Kapapara lang, isang kulay itim na sasakyan ng pinara dito ng mga taon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation of SAIC ng DOTR. Exacto, siguradong titikitan sapagkat sa busway siya dumaan. Pero una rito, dalawang ambulansya na dumaan sa EDSA bus lane na hindi naman emergency ang hinarang nga ng DOTR, Special Action and Intelligence Committee for Transportation dito sa Malibay, Pasay City. May ilang pasaway kasi na driver ng ambulansya na pinagagana ang kanilang mga blinker at pumapasok sa bus lane kahit na wala naman sakay na pasyente sa pagtatangkang makaiwas lamang sa matinding trapiko. Magugunita na nilinaw ng DOT na tanging mga bus na tumatakbo sa ruta ng busway sa ng EDSA, mga sasakyan ng PNP at mga may markang emergency na sasakyan tulad ng mga ambulansya at fire trucks na pinahintulutang gamitin ng busway. Kaya paman, huhulihin ang mga marked vehicle na hindi tumutugon sa isang emergency at maling ginagamit ang kanilang mga sirena at blinker upang makaiwas sa trapiko. Bukod doon sa dalawang ambulansya kanina at itong itim na sasakyan, merong isang motorsiklo at isang SUV din ang hinarang na matauhan ng DOTR. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, GMA Super Radio, DGW, dapat totoo. Super Radio Flash Report! Balikbansa na po ang Pakulong Bongbong Marcos matapos dumalo sa Trilateral Leaders Summit sa Amerika kasama po sina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio. Sa kanyang payag, binigyan din ni Marcos ang pag-unlad ng defense at security cooperation ng Amerika at Pilipinas, kabilang na po ang palikatan exercises at ang enhanced defense cooperation agreement. Tinalakay din po ng Pakulo ang ugnayan sa ekonomiya sa pagitan po ng dalawang bansa. Sa patuloy na pagpapatibay po ng alyansa, panatagpo ang loob ni Pakulong Bongbong Marcos sa commitment ng Amerika, particular na sa Mutual Defense Treaty. I am further reassured by the commitments made to me by President Biden and his officials that the U.S., the United States, will stand by the Mutual Defense Treaty, which has been described from the President down as ironclad. Inig po ni Pakulong Bongbong Marcos. Samantala, Pilipinas, Amerika, Japan, pinagtibay po ang commitment sa tinatawag na denuclearization ng Korean Peninsula. Alamin natin ang balitang yan. Mula kay Tuesday New. Tuesday, pasok! Super Radio! Mariing kinundi na ng Pilipinas, Amerika at Japan ang nadadalas na banta at pagpapakawala ng ballistic missiles, gayon din ng multiple intercontinental ballistic missiles ng Democratic People's Republic of Korea o DPRK. Ito ang nagkakaisang posisyon ng tatlong bansa kasunod ng pagdalo sa Trilateral Summit sa Amerika kamakailan. Nababahala ang Pilipinas, Japan at Amerika sa matinding banta sa kapayapaan at seguridad na idinudulot ng mapanghas na aksyon na ito ng DPRK. Binigyan din ng tatlong bansa ang kahalagahan ng pagtugon sa karapatang pantao at humanitarian concerns ng international community kabilang ng agarang resolusyon sa isyu ng mga pagdukot. Nagkakaisang hinikayat ng Pilipinas, Japan at Amerika ang DPRK na sumunod sa mahalagang United Nations Security Council Resolutions
at iwasan ang patuloy na pag-develop, testing at paglilipat ng ballistic missile sa iba pang bansa tulad ng Russia na ginamit ang mga missile na ito laban sa Ukraine. Pinagtibay ng trilateral countries ang kanilang commitment sa kumpletong denuclearization ng Korean Peninsula. Naniniwala ang tatlong bansa na ang aksyong ito ng DPRK ay may matinding epekto sa seguridad ng Indo-Pacific at European regions. Nagkakaisang isinulong ng Pilipinas, Japan at Amerika ang isang mundo na walang nuclear weapons at nanawagan sa mga bansang may taglay nito na itaguyod ang katatagan at transparency, sumali sa mahalagang dialogo kung paano mababawasan ang panganib ng nuclear. Ako si Tuesday Sagunyu ng GMA Super Radio, DZWB, dapat totoo. Super Radio! Ang oras po natin, alas 7.44 na po ng umaga, sinalubong at binuntutan ng China Coast Guard ang research vessel ng Pilipinas na magsasagawa ng hydrographic research sa hilagang bahagi ng Baho de Masinloc. Ang BRP Hydrographer Ventura ay survey vessel ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA na layong sukati ng lalim ng dagat. Naka-escort sa barko ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Batay sa mapa, 35 nautical miles lang ang distansya nito mula sa baybayin ng Pangasinan na pasok sa ating exclusive economic zone. 8 oras na nakahinto ang mga barko at nang maglayag muli patungo ng patungong research area ang mga barko ng NAMRIA at PCG, sinundan pa rin sila ng barko ng China. Ayon sa International Advocacy Group na Sea Light, matapos i-anunsyo ng NAMRIA ang gagawing hydrographic survey, 2 barko ng China Coast Guard at 10 Chinese militia vessel, ang militia ship ang na-monitor nila sa bahagi ng Baho de Masinloc. Nang magsagawa din ng survey ang Vietnam sa mga teritoryong pinag-aagawan nila ng China, ilang beses nang haras ang China at sinubukang gupitin ang kable ng kanilang equipment. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuna ng reaksyon sa naturang insidente ang Philippine Coast Guard at NAMRIA. Nice malaman ni Pakulong Bongbong Marcos. Ano ba yung partikular na napagkasunduan ni dating Pakulong Rodrigo Duterte at the Chinese President Xi Jinping? Ayon po sa Pakulo, sa kayo ay nangangapa ang Administrasyong Marcos sa issue at kung bakit nagagalit ang China sa Pilipinas dahil sa hindi umano pagsunod sa naturang kasunduan. Sinabi pa ni Pakulong Marcos na ang umano'y gentleman's agreement na pinasok ni Duterte kay Xi ay tinatawag niyang secret agreement dahil tila isinikreto daw ito eh. Ano ba ang pinangako ng Duterte administration sa China? What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China dahil hindi kami sumusunod? Ano yung dapat namin gawin? Anong laman nung secret agreement na yan? Tawag nila gentleman's agreement. Tawag ko dyan secret agreement. Hindi namin alam. Walang dokumento. Dinig po ni Pakulong Bongbong Marcos. Super Radio! Samantala, hindi na muna dapat problemahin ang Administrasyong Marcos ang umano'y gentleman's agreement nila dating Pangulo Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping sa isyu sa Ayungin Shoal. Ayon kay Senate Minority Floor Leader Aquilino Pimentel III, wala naman kasing dokumento ang naturang kasunduan kaya hindi ito binding o walang bisa at hindi kailangang ipagpatuloy. Ipinaliwanag ni Pimentel kung anuman ang napagkasundo noon ni Duterte at Xi, ibang usapan na ngayon dahil iba na ang Pangulo ng Pilipinas. Pwede na sabihin na executive branch na hindi namin to itutuloy. So kasi renispeto naman nung 6 na taon nung dating presidente. Iba na po ang presidente ngayon eh. Mm-hmm. Ang arkitekto ng ating foreign policy, ang commander-in-chief ng ating military, ibang tao na. So, new policy na po ito. Ang tinig ni Senate Minority Floor Leader Aquilino Pimentel III. Samantala, Super Radio! Dating Pangulo Rodrigo Duterte maaring imbitahan sa investigasyon ng Senado hinggil sa dimanoy secret agreement niya sa China ayon sa ilang senador. Nimparabalonifa! Super Radio! Posibleng imbitahin si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama ng mga naging miyembro ng kanyang gabinete sa gagawing investigasyon ng Senado ukol sa muna isinekreto niyang verbal agreement o pakikipagkasundo sa China na hindi i-repair ang barkong BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal
Ayon kay Senator Risa Ontiveros na naghain ng resolusyon para sa Senate investigation, maari nilang ipatawag ang dating Pangulo na umami na sa harap ng publiko ukol sa kanyang pakikipagkasundo sa China. Malamang na rin aniyang ipatawag si dating presidential spokesperson Harry Roque na unang nagkumpirma sa sinasabing gentleman's agreement pati na ang mga naging kasapi ng National Security Council ng Duterte administration. Ayon Ontiveros, patraidor ang sinasabing gentleman's agreement ni Duterte at ng China kung saan mukha naman ang isinuko ni Duterte sa China ang teritoryo ng bansa. Tinukoy niyang sinabi ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na kung walang gagawing repair sa BRP Sierra Madre na siya umanong pinagkasunduan, kung saan ang bibigay ang lumang barko na kung mangyayari, mawawalan ng Pilipinas ng presensya at napakahalagang outpost sa Ayungin Shoal. Ay naman kay Senator Jinco Estrada, bukas din siyang imbitahan si Duterte kung ang Senate Committee on National Defense and Security na kanyang pinamumunuan ang maatasang magsiyasat sa gentleman's agreement na yon. Ani Estrada, na dinig naman niya na handa si Duterte na humarap sa investigasyon. Idiniin naman na hindi niya maaaring huskahan ang mga desisyon noon ni Duterte bukod sa BRP Sierra Madre dahil bilang Pangulo noon siya ang chief architect ng foreign policy ng bansa at anumang desisyon noon ni Duterte ay sakumanong dumaan sa masusing pag-aaral at sakumanong prioridad nila noon na protektahan ang soberanya ng bansa. Ako si Ninfa Ravelo ng GMA Super Radio DZWB. Dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Ay nako, super sulit na balita po ito, mga kapuso. Sulit po ang RC Cola Mega. 24 pesos lamang po ang suggested retail price kada bote, mga kapuso. Eh, pang-apat na tao na po yan. Good for 4 people na po yan. Kaya marami po makapag-enjoy ng malamig at masarap na RC Mega, mga kapuso. Lalo na ngayon, napaka-init, mga kapuso. Nakapapawi po ng uhaw po ito. Sarap pong babalik-balikan po ninyo. Ayos po ang uhaw, basta meron pong RC Mega. 24 pesos lamang po ang suggested retail price. Oras, alas 7:50, radyo na, TV pa, kortesiya na, disiplina pa! Nido Jr. For toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old. With probiotics and DHA. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Amang skalbin! Uli nyo, bilis! Akala ko mabusto yung mga tao ni Edgardo! Hindi ko rin alam! She's fire! She's fire! Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Lloyd! Amito, bilis! Huwag kayo nalabas dito, magtago na kayo. Paano mo ginawa? Alin po? Nung tinawagan mo ako, boses ng nanay mo, paano mo ginawa yun? Sino ang gumawa nun? Daddy? My Guardian Alien, 10:30 p.m. after Black Rider. Alam ko yung pinagbubuntis mo. Kapit ng mahigpit. Alam ko na yung kawalanghiyaan ninyong dalawa ng nanay mo. Ipapakita ko to kay Jordan. Manggigigil kayo sa mga susunod na mangyayari sa Asawa ng Asawa Ko. Po natin, alas 7:52 na po ng umaga, lalo pang tumindi ang sigalot sa gitnang silangan matapos maglunsad ng airstrike ang Israel sa konsulado ng Iran sa Syria. Gumanti naman ang Iran at naglunsad ng missile at drone attack sa Israel.
Sinalag naman ito ng Iron Dome ng Israel pero nakalusot ang ilang missile at tinamaan ang isang military facility. Nagpakawala din ang mga missile ang mga grupong kaalyado ng Iran, partikular na ang Hezbollah sa Lebanon at Houthi sa Yemen. Ito ang kauna-unahang direktang pag-atake ng Iran sa Israel na ganti sa pag-atake ng Iran o ng Israel sa Iranian consulate sa Syria noong Abril 1 na ikinamatay ng 7 Iranian Revolutionary Guard officers. At ayon sa Israeli military, nasa 300 missile at drone ang pinaulan ng Iran. Apat na tripulanteng Pilipino ang kabilang po sa 25 crew ng isang container ship na kinubkob ng Iran sa Strait of Hormuz. Ayon po sa Department of Foreign Affairs, galing po ng Abu Dhabi ang Portuguese container ship na yan. Ang pangalan po ay MSC Aris. At papunta dapat po ito sa Mumbai, dyan po sa India, nang ito'y harangin po ng Iran. Sinabi naman ni Undersecretary Hans Leo Kakdak, Officer in Charge, Department of Migrant Workers, na nasa ligtas na kondisyon yung mga tripulanteng Pilipino batay po sa ibinahaging impormasyon ng may-ari po ng barko. We have touch base with them, full coordination for the safety and well-being of the four Filipino seafarers on board. Sinabi pa ni Kakdak na nakipag-ugnayan na rin sila sa pamilya ng mga tripulante at tiniyak na tutulungan. Yung mga yan, batay na rin po sa utos po ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinaka-primary na direktiba ng ating mahal na Pangulo ay for the DMW ay siguraduhin nararamdaman ng mga pamilya ng mga apektadong tripulante ang pong suporta at assistance ng gobyerno. Pakikiisa natin sa kanila. Kaya we will handhold the families of the four seafarers through these difficult times. Tinig po ni Undersecretary Hans Leo Kakdak, Officer in Charge, Department of Migrant Workers. Nakipagtulungan na rin naman ang DMW sa Department of Foreign Affairs, Manning Agency at sa operator at manager ng barko para matiyak ang kaligtasan ng mga Pinoy. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Ano ate? Alamang, by this time, parang Melo, yung mga sasama sa Tigil Pasada, gumarahin na. No? By this time. Okay, well, 9 o'clock daw ang sabi. 9 o'clock, pupunta sila sa UP. Saka sila kakaraban ba tawag doon? Saka sila titigil at maya-maya magkakaraban. Bama ng hali, diretso na sila doon. Ay, nako. Siguro ito, masusubukan natin yung PUV Modernization Program dahil effectively, ito, paring Melo, yung mga lalawak sa Tigil Pasada, yan ay yung mga transport unit na hindi upe pwedeng pumasada sa Mayo 1 dahil ayaw ho nilang mag-consolidate. Oo. Ayan. So, isa lang naman ang issue na raw na natitira. Ano? Yung consolidation, yung iba naman ay mukhang napagbigyan na. Ngayon, saka yung ano, yung meron palang taas pasahe at taas sa presyo tayo sa krudo. Halos piso daw ang inaasahan sa diesel. Nabalitaan niyo ba yung bakbakan ng Israel sa Iran ngayon? Nagpapakawala sila ng nagpapalitan sila ng missile ngayon. Isa po 'yan sa magiging problema natin sa mga darating na araw. Dahil tataas na naman ang presyo ng petrolyo. Kung mataas na po ngayon, baka tumaas pa lalo. Sapagkat yung pong Strait of Hormuz ang binabanggit, yung Strait of Hormuz, yung po isang pangunahing ruta po 'yon ng mga kung nagdadala ng petrolyo. 21% ng ating global consumption ay dumadaan po doon. Dako, naloko so, dadagdag na naman yan sa issue ng mga nasa transport sector. As sinasabi nga, parang Melo, ang nakikita puro uptrend eh. Mataas po ang presyo ng crudo. No? So, ano naman yan eh. Alam nyo yung pag ang isang commodity na katulad po ng petrolyo ay hawak lang ng ilan, cartel pa. Talagang didiktahan po tayo ng presyo. Eh di ba, pag buwababa, iniipit nila yung production. Oo. Iniipit nila yung kaya nilang i-produce. Nagka-cut sila ng kanilang production mga kapuso para tumaas po ang presyo. Maliban dahil pa siyempre, dun, marami ang demand. Oo, maliban pa dun sa mga dahilan na beyond their control, katulad nitong bakbakan ng Israel at saka sa Iran. Ay, yung Iran ay isa sa mga nangungunang oil producing country yan. Napakalaki. 30% napakalaki. Ng production po ng mundo galing sa Iran. Paano yan? Kaya matindi ang problema natin. Saan dadaan yung mga barko?
Ay, doon nga, sa humus. Ay, sa humus pa rin. Hormus doon nga. Hormus pa rin. Doon nga may pagkakaproblema eh. Eh, ang problema, meron tayong apat na mga Pilipino na naman. Ayan. Natali po ng ano, Iranian authorities at hinarang po yung barko po nila. Eh, malamang sa alam mo, bari, pagka barko na passenger man yan o kaya cargo. Eh may kasamang Pilipino yan dahil totoo naman dahil Pilipino pare, Pilipino sa everywhere mga seafarers sabi po yan. Nga, oh, yun. So yun ang problema diyan. So yan nadagdag sa ano yan sa problema natin, may inflationary effect na naman yan. Dasal tayo ho. At magpahaba pa tayo ng ating ano ba tawag doon? Na pasensya. Kumot. Pasensya. Kumot. Wala naman libre yun, pasensya. Hindi tayo magpapasensya eh ano mangyayari sa buhay natin. Wala. Balikan natin ang ating mga headlines. Dalawang araw na tigil pasada ng grupong Manivela at Piston. Kasado na libreng sakay ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan. Nakahanda na. Mga e-bike, e-trike, light electric vehicle, tricycle at pedicab. Bawal nang dumaan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Simula ngayong araw. Panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo nakaamba ngayong Linggo. Asynchronous classes o distance learning sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa ipatutupad mula ngayong araw at bukas ayon sa Department of Education. Ilang lugar sa bansa ay nasa makararanas ng danger level na heat index o damang init ngayong araw. Mga barko ng Pilipinas na magsasagawa ng pananaliksik sa hilaga ng Bajo de Basinloc, Sinalubong at binuntutan ng barko ng China Coast Guard. Umanoy, gentleman's agreement ni dating Paulong Rodrigo Duterte, Chinese President Xi Jinping. Wala nang visa at hindi na dapat problemahin ng Administrasyong Marcos ayon sa minorya ng Senado. Apat na tripulanteng Pilipino kabilang sa crew ng isang container ship na kinubkob ng Iran sa Strait of Hormuz ayon sa Department of Foreign Affairs. Happy birthday! Oh, si kung kilala mo si Colonel Christopher Ulaso. Oy, Police Colonel Ulaso. Police Colonel Christopher Ulaso. Yan. Happy birthday po sa inyo. Masugid na taga-subaybay natin thank yan. You, thank you. Happy birthday, birthday niya. At good morning sa Bautista family, lalo na kina EJ, Willie at Emiliano Bautista and family. Happy birthday po. You know. Happy viewing. Happy pala. Viewing. Happy ayan. Viewing. Oh, at kung magbe-birthday man kayo, happy birthday na rin po sa inyo. Sure naman yun. Taon-taon. Taon-taon. I-advance yun na kaya. Yun o. Ayan. At sumayin niyo po ang kabuuan ng mas pinalawak, mas pinalakas, super balita sa Umaga Nationwide. Ako po ang inyong kapuso, Melo Del Prado. Mabibilitan yung tao magpakain ngayon. Eh. Binati mo na happy birthday. Iba ng birthday. Nanunood lang. Oh, talaga. Si Colonel Ulaso. Oh, yan, si Colonel. Oh, papakain po yan. Panseta, Colonel. Balita walang kinikilingan, walang pinoprotect ang serbisyong totoo lamang. Ako po niyo kapuso Joel Reyes Ubel. Magandang umaga Luzon. Magandang umaga Visayas. Magandang umaga Mindanao. Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Super Balita sa Umaga Nationwide mula sa pinakapinagkakatiwalaang network sa buong Pilipinas, ang GMA. Mabuhay ang Pilipinas! Ay, standby, saksi sa Double B. Oras natin, mag-iisang minuto na po. Makalipas po ang alas 8. Tapos sa balita, yan ang aming anata. EZBB, Super Radio 594. Laging naka-alerto, serbisyo, totoo. EZBB, kapuso nyo sa radyo. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan. Matatag maaasahan EZBB Super Radio 594 Kapusong Pilipino Lahat Super Radio EZBB Servisyong totoo Walang kinikilingan Walang pinoprotektahan Servisyong totoo lamang Walang iwanan Walang kinikilingan Walang pinoprotektahan Servisyong totoo lamang Walang iwanan EZBB Super Radio Ang Super Radio Stations Nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.
Doble na ba ang pagod mo dahil doble ang kayod mo? Baka iba na ang kailangan mo ngayon. Switch to Bear Brand Adult Plus. May doble calcium, B vitamins, and vitamin C para doble ang tibay. Mag Bear Brand Adult Plus. Ganda ng hair! Mag long hairstyle tayo for the show. Abot pa ba hair ko? Let's grow it! Sunsilk Strong and Long with aloe vera, biotin, and castor oil for hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. Together, that's not how amazing! Sunsilk! Nido Jr. For toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old with probiotics and DHA. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Amito, bilis. Huwag kayo nalabas dito. Magtago na kayo. Paano mo ginawa? Alin po? Nung tinawagan mo ako, boses ng nanay mo. Paano mo ginawa yun? Sino ang gumawa nun? Maddie? My Guardian Alien. 10:30 p.m. After Black Rider. Mga jeepney units ngayon, Weng, ibang mga AUV units, mga kapuso, ay unti-unti na pong gumagarahe. Nagatid lang sila ng pasahero. Tapos mamaya, pababayaan na nila yung pasahero nila sa bahala na sa buhay nila yung mga pasahero yan. Parang ang lupit sa akin nun. Well, para maging effective yung iyong transport strike, di ba? Maximum damage ang gusto mong mangyari, di ba? Sasaktan mo talaga yung ating mga pasahero. Oh, pero ang pinoprotesta niyo po ay polisiya ng gobyerno. Pero ang pinapahirapan niya, yung taong binigyan kayo ng prangkisa para pagsilbihan. Para pagsilbihan, diba? Para servisyo yan, mga kapuso. Pero ako, tingin ko, kasi ito, Weng, doon sa panayam natin last week, sinabi sa atin about 80% na, yes, ang consolidated. Pero sa Metro Manila, nasa 50%, 59% pa lang. Ano, ha? Ako tingin ko, kung kumpiyansa ang gobyerno sa kanilang PUV modernization, palagay ko ngayong araw na to masusubukan eh. Yes. Dahil, Weng, di ba, effectively, yung mga sasama sa Tigil Pasada, ito yung mga units na hindi mo napapayagang bumiyahe. Hindi mo napapayagang bumiyahe ng May 1 dahil hindi correct na sila nagpa-consolidate. Oh, wala silang consolidation eh. So, tingin ko dapat, makita natin, effective ba yung PUV modernization correct dito sa Tigil Pasadang ito? Totoo yan. No? Ibig sabihin, may sapat na supply ng transportasyon na dapat walang ma-stranded. Dahil na sabi ng gobyerno, sapat na yung nag-consolidate. Ang isa pang maganda naman dun, Joel, meron kahit miyembro ng piston at manibela ang hindi sasama sa protesta. Meron? Meron. Like yung sa Cebu, meron din sa Mindanao area. Dahil? Ang kanila naman, bakit daw parurusahan at pahihirapan yung taong bayan, yung at publiko? At sila may puso. No? Oo. Although, sabi din nila, expect natin na mayroon silang Tigil Pasada doon sa lugar nila bago sumapit yung April 30. Pero hindi sila sasabay ngayon. Ayun. Yeah. Hindi naman natin sinasabing yung mga sasama sa Tigil Pasada walang puso. Sinasabi lang po natin, meron tayong iba't ibang mga motibasyon no? Sa ating mga ginagawa po sa buhay. Pero abangan natin yung development. Tingnan natin, marami pa may stranded. Kasi kung marami may stranded, ay nako! Baliwan lang yung PUV modernization hindi sapat. So ito'y parang preview na na maaaring mangyari sa May 1. At saka syempre yung dami ng ilalabas na libreng sakay ng mga LGUs, di ba? Tignan natin yan, mga kapuso. Kaya lang, ingat kayo ha, kasi merong mga rescue vehicles, Weng, nilagyan lang ng monoblock eh. Hindi siya
para pang commuter ng mga sakyan. No? So, wala yung ano, balasi pag biglang nagpreno. So baka diba? Ano, ingat lang po kayo sa pagsakay. Mm-hmm. Mas maganda, wag na umupo, nakatayo na lang. Kaya lang, babad sila sa araw. No? Dapat maganda yung 6x6 track ng PNP ng AFP kasi ayun, may bubong yun. May bubong, may trapal. May trapal yun, mga kapuso, na mainit din. Mm-hmm. Sobrang init ngayon. So, grabe. O kaya yung back-to-back, di ba merong pera na back-to-back yung PNP? Ayan. Ginagamit sa mga district, police districts natin. Ayan. Yung mga... Yung naka-monoblock. Tignan mo, naka-mono. Naku, delikado po ito. Baka... Pagka lumiliko yan, eh, mawawalan ka ng balansi dyan. Eh. Dapat may parang hawakan. Dahan-dahan na lang pagpapatakbo. Ingat ha, ingat mga kapuso. Si Rowena Salvacion po yan. Sa po si Joel Reyes. Hanggang alas 9 po kami ni Wengay. Magkakauntaan tayo sa Himpapuit. Papatayan natin yung kilos protesta sa kayo maghapong ito mga kapuso. Dalawang araw yan ha, today at saka bukas. At maaari pang madagdagan. Dahil? Sabi ni Mar Balbuena, yun ang sabi niya. Tama no? Na, Sir Mar. Tama na yun. Mamaya makakausap po natin ang DOTR. Pero alamin sabi natin, din nila, ano ha, may kasama sila sa Tigil Pasada na mga nag-consolidate pero nalugi na. Ayun nga eh. Oo, na hindi... Mahal daw yung eh. Hindi ba natin... 5 to 7,000 yata ang kailangan nila maibayad? Maibayad monthly? Monthly o isang araw? Kada buwan kada yata. Kada buwan. Okay. Eh, pero maliit yung 7,000 kada buwan, di ba? Bilangin nga natin mamaya kay Yusakyan. Magkano bayaran ngayon ng sasakyan pag bumili ka? Naman, lalo na kung... Iba, ubos ng sweldo eh. Diba? Sana mali. Tapos ang sweldo, bahala na si nanay sa pagkain ko. Pero sabi mo, bahay na ko ng kotse. Marami rin naririmata eh. Marami naririmata. Ang dahil nahahatak ha. Nako, ha. Kaya ang pagbili ho ng kotse, hindi lang dahil mura ang down payment. O zero down payment. At kaya nyo po yung monthly. Meron pa hong maintenance yan. Naman. May panggasolina ka pang iniintindi. Pero pag brand new, mga 2 years yata bago ka mag-maintenance, tama ba yun? Hindi. Every 6 months. Merong maintenance yan. No? Sabi ko sa'yo eh. Mahirap mag-kotse. Mag-jeep na lang tayo, mga kapuso. Alright, mga kausap natin, Joel, mga kapuso, si Undersecretary Jesus Ferdinand Ortega. Inaayos lang natin ang kanyang linya ng komunikasyon, of course. Siya po ang USEC for Road Transport and Infrastructure ng Department of Transportation. Alamin natin, mga kapuso, kumusta na ba ang ating consolidation? Anong rate na po tayo ngayon? At mahal daw ang unit. Oo nga, pero hindi, ganito ang maganda. Nililinaw po ng LTFRB na meron kayong choices ng pagkukuna ng iyong modernized jeep. Hindi katulad dati na isa lang. Yun. Na parang isinasaksa sa throat mo, sa lalamunan mo, ito lang kunin mo, ito lang available. Ngayon hindi. Meron na rin ibang choices. Hindi ba, Weng, parang dapat i-consider na rin dyan yung pagbili ng mga hybrid units o di kaya mga electric vehicle units. Kasi mahal na ang krudo. Totoo yan. Diyos ko, baka pwedeng total nagmo-modernize na tayo. Correct. Baka dapat modern units na rin ang kunin hybrid natin. Na, no? Hybrid unit. Baka mas mahal. Mahal lang konti, pero in the long run, dahil nga tumataas ang presyo ng crudo, Diyos ko baka mas makamura pa tayo. Pwede naman. Nasa linya na po natin, Undersecretary Jesus Ferdinand Andy Ortega, Undersecretary for Road, Transport, and Infrastructure ng Department of Transportation. Yung si Candy, magandang umaga si Joel, si Weng. Kamusta po kayo? Magandang umaga po. Joel and Miss Weng, good morning. Maganda umaga po sa inyong dalawa. Yun meron tayong sapat naman ng mga augmentation, vehicle augmentation ngayon dahil dalawang araw po itong Tigil Pasadang ito, Yusek? Yeah, that's right. I was able to monitor yung ating interagency po, task force. Ito po'y nagawa ito lahat. Diba ito? Pwedeng ka-welka or mga mas... Naputol si Yusek. Naputol. Nagkikilos, protesta po yung kanyang signal. Andiyan na ba? Balik natin. Tsaka gusto ko matanong sa kanya, pwede na natin subukan ngayon. Kasi diba? Kung wala sila sakali na mga hindi consolidated, di ngayon lalaroan nyo yung mga consolidated. Okay na? At saka ano yata signal. Yung Joel, halimbawa, nag-consolidate ng prangkisa, kung saan kulang ang bihikulo o ang pampasaherong sasakyan, doon ilalagay yung ibang consolidated. Mm. So hindi yung buo-buo kayo nasa Quezon City kayo kasi taga QC kayo, hindi. Dahil cooperative kayo, pwede kayong ilagay sa kung saan kulang ng sasakyan sa iba't ibang panipo ng Metro Manila at ng bansa natin. Alright. Ganun. So parang rationalized ba yung ruta? Alright. Okay. Mm-hmm. Ayos na. Alright. Actually talagang kasi ang gobyerno po nagtatakda ng
Yung franchise kasi hindi naman karapatan, Weng. Yes. Yan ay pribileyo. So, actually, ideally, ang gobyerno po ang napoprovide dapat ng public transport sa ating mga kababayan. Mm. Pero dahil hindi ho nila kaya, so sinubcontract nila sa mga pribadong sektor. Binigyan nila ng franchise. Oo, pero maganda din naman yun kasi nagbibigay siya ng trabaho sa pribadong sektor, di ba? Yun nga lang, aminin na natin, sa kahaba-haba ng panahon, napabayaan natin yung tumatakbo natin mga sasakyan. Oo, tsaka napabayaan yung maintenance, hindi ba? Totoo, Weng. Sinira na natin yung ating hangin. Yung ating atmosphere. Dahil madumi nga sa madumi na. Kaya nga ito'y minomodernize na po natin at the very least, makabawas po tayo sa ating carbon footprint kung tawagin natin. No? Right. Okay na. Si Yusek Andy. Yusek! Pasensya na. Medyo na putol. Anyway, okay naman. Nag-prepare po tayo. Maraming mga sasakyang handa yung ating mga LGUs kung kailangan lang. Mm. And then after monitoring po, I got the report before 8 a.m. po. So maayos pa naman po. Wala pa naman pong mga bagay na ika nga naapektuhan yung ating mga mananakay. But rest assured po, babantayan po natin yan the whole day. Yusek, naisip namin ni Weng, kasi mukhang yung extension, hindi na po, hindi na po kinukonsider yan. Dahil definitely, Weng, itong mga taong ito, ayaw naman nilang mag-consolidate. Miskin na i-extend mo, diba? Hindi pa rin magko-consolidate. Ganun pa rin ang resulta. Kasi so, deadlock yung position nila eh. Oh, ayaw nila talaga na mag-consolidation. Ayaw nila ng consolidation. So, ano pang nakikita nating paraan na Yusek para ma-resolve ba naman yung kanilang yung kanilang concern? Inaing, kasi sabi nila mababaw naman kami sa utang. Tapos hindi namin hawak yung aming prangkisa. Wala na kaming karapatan, parang kami naging tauhan na lamang. Ano bang nakikita ninyong tugon sa mga concerns na ito? Alam mo Joel, tama kayong dalawa ni Miss Weng. It's very clear last year pa naman, klaro talaga yung dalawang grupo or rather yung mga leaders ng dalawa, talagang hindi naman sila magko-consolidate. Talagang decision sila, decidido sila sa position nila. So itong pag-extend twice, it was really to accommodate yung mga miyembro na medyo nagbago ng isip or yung mga miyembro na naliwanagan pero tapos lang ngayon April 30. So alam mo, tama yung pinag-uusapan natin. At the end of the day, I think we agree that we disagree on certain things and basically yung pinaka-importanting disagreement po dito and claro, is yung consolidation at saka yung gusto nila na consolidation sa pagbuo pero hindi consolidation sa pangkisa. So, hindi naman pwede pumayag ang gobyerno because napaka-importante ng consolidation pati sa pangkisa sa ika nga success ng programa. Siguro po, ito na lang po maisasuggest natin or maisasabi natin, nag-high enough sila sa korte. Mm-hmm. I think to be fair to both parties and most especially po, yung ating mga commuters, yung mananakay natin dito ang hindi natin pwedeng gawing hostage or ilagay sa alanganin because these are two groups na merong differences. But the fact na nasa korte na po sila, I think we should respect the process. Hintayin po natin ang decision ng Supreme Court, kung saan po sila magdidesisyon, kanino papanik. Ngunit habang hinintay po natin yon, I think the Filipino people has to live a normal life while waiting for the decision. Walang gulo, walang away, merong prosesong pinuntahan yung ating dalawang grupo. Let us go with that process po. Yun po siguro lang maisasabi ko po. Yusek, sa lahat po ba ng transport group nationwide, piston lang talaga at manibela ang tumututol po sa franchise consolidation o sila lang yung medyo maingay at meron din pong iba na tumututol dito sa programa? Pero tahimik lang. Oo. Alam mo, officially, silang dalawa lang po. But I'll be also very transparent. May mga kasamahan po yung dalawang grupo since December nung nagkaroon tayo ng initial deadline na sumama na po sa grupo. I mean sa consolidation. In fact, this week I expect another group from their group or members from their group to join and form cooperatives. It is clear na I think paulit-ulit naman po. It's clear. Marami na po tayong venue. We've been to the Congress. It's just a good venue for us to express all the things na gustong sabihin ng both sides, tapos na ilabas nila yan sa several rallies at saka yung pagyuwelga, I think napagdebatihan na ito ng gusto at saka I think klaro sa ating tao, sa ating mamamayan, na talagang hindi na magtatagpo yung dalawang grupo sa position ng gobyerno.
So siguro po, eh, kailangan let us do the more mas magandang method na hindi makakasakit sa ating mga commuters. Nandiyan na sa korte, hintayin na lang po natin ang decision ng Supreme Court. Okay. Sabi niyo po, ang data na nabigay sa amin ni Chairman Guadis last week, 79 nationwide ang nakapag-consolidate na, Metro Manila-wise, 50-59%. So, ibig sabihin, merong a little over 20% no, ang nationwide, ang mawawalan po ng trabaho pagsapit po ng May 1. Sa Metro Manila, out of that, ay merong about mga 49% thereabouts, mga that number. Malaking bilang po yun na mawawala ng trabaho, Yusek. Alam natin na kailangan mapatupad ang programa ng gobyerno, but meron po ba napapag-usapan kung paano naman sila tutulungan pag nawalan sila ng trabaho? Yeah, tama, Weng. No, let's just be very clear po. Ang consolidation ay decision, hindi po yung decision ng driver. Opo. Decision po yan ng operator. Siya po ang nagmamayari ng prangkisa. Opo. He is like a businessman na magde-decide, itutuloy ko pa ba yung negosyo ng transportasyon or ibahin ko na lang, maging negosyante na ako sa isang supermarket, mini market, tindahan, or other form of business, or maybe ayoko na. Ayoko na pumasok sa negosyo na yan. Opo. Ng pahinga. So, decision po yan ng operator, hindi po ng driver. Opo. Kaya nga, on the part of OTC, nung nasa OTC pa po ako, kinonta ko na po ang mga kaibigan natin kooperatiba nationwide, and they are very much willing and waiting to hire the drivers of the operators. Mm-hmm. So, ibig sabihin po, ang mawawala po sa non-consolidation is the business of the operators. Mm-hmm. Ngunit yung trabaho na pagiging driver ay tuloy-tuloy pa po yan, pero iba na ang proseso. Mm-hmm. Instead of driver ka ng isang operator, driver ka na ngayon and proceeding member ng isang kooperatiba. And magiging... So meaning ang employment po is tuloy-tuloy pa rin po. Mm-hmm. The driver now has an option to join a cooperative po. And magiging regular na po yung sweldo nila, like parang buwanan. Hindi na yung boundary system. Yung po ang objective. Kasi isa process po no sa programa, definitely parating po tayo sa sweldo na. Mm-hmm. Meron na po siyang SSS, free field health siya, mm-hmm. may pag-ibig siya, at posibly magkaroon po siya ng mga overtime. Meron dividendo po sa kooperatiba. So those are the things that will happen and we have to do together. Mm-hmm. Aminin ko na po, unahin ko na kayo. May mga problema po tayo na encounter, may mga narinig po tayo. Totoo po yun. But we have to strengthen, tutulungan po natin yung mga kooperatiba, and that's what OTC will be doing for the next year and years to come para lalo silang mapalakas sa bagong programa or setup ng ating pananakay na negosyo. Okay, Yusek Andy, mas malaki bang kita ngayon sa setup na inyo pong pinaplano kaysa dun sa boundary system? Na ang driver po bumaboundary kasi sinasabi, may nag-text dito, Weng, at least 1,000 ang kinikita namin sa isang araw. Basta masipag kang bumiyahe. Pero pagka daw dito sa ganitong klase ng setup, yung consolidation, baka daw maging minimum wage earner na lang sila. Meron bang ganong setup dyan, Yusek? Ganito po yun. Oh. At the moment, kakaiba ang sitwasyon natin. Meron ka mga jeepney driver operator na iba po yung sistema wherein wala namang binabayaran niya mati dahil yung mga sasakyan is alam naman po natin yung mga matagal na po. Mm-mm. Now, you are in a system na binabago po natin na magkakaroon certain expenses because ito yung panimula pa lamang. Diba? So definitely, iba po ang kita, maybe a little more yung isa po natin mga nag-operator or rather jeepney driver sa isang operator because doon po tuloy-tuloy yung oras po doon. Wala pong limit yan. We cannot imagine kung hanggang ilang oras sila magtrabaho. Pero dito po sa kooperatiba, once it's set up, 8 hours lang po ang trabaho mo. Yeah, 8 hours lang. Regular employee so, ang dating. That's right. Mm-hmm. Pero lumagpas ka dahil sa kailangan, may overtime pa na rin po. Pero tandaan po natin, meron kang benepisyo dito. Yes. Napakalayo po ang set up ng isang jeepney driver ngayon sa magiging jeepney driver, driver ka, plus member ng isang kooperatiba. Mm-hmm. Linawin ko lang po, Yusek. Employment po nila, dahil sila 8 hours, may OT after beyond 8 hours, meron kang benepisyo ng PhilHealth, SSS, and the rest. Regular po talaga sila na empleyado ng kooperatiba. Yes, tama po. Kaya nga, ngayon po, starting last year pa and this year, tuloy-tuloy, magkaka-seminar po ang mga kooperatiba natin sa Department of Labor.
because these cooperatives will suddenly become an employer. Mm-hmm. May obligasyon siyang ibigay ng tama kung ano ang deserving ng isang normal na employee. Mm-hmm. At yung employee or yung driver ay meron din siyang magiging karapatan. Talagang iiba po ang sistema, magiging parang ordinary, normal na empleyado na ang chief driver ngayon, way different from what has been happening for decades. Kaya nga medyo mabigat ang pagbabago, but definitely alam naman natin na tama. Kaya nga talagang on the part of the government, this is a commitment that we have given sa ating mamamayan. Kailangan po namin ituloy ito. Kailangan not because we want, but because we know ito po yung tama. Yung po mga malungkot na kwento ng modernization, di ba po may mga balita, may information na ilang mga nag-modernized kooperatiba, aram na bigo, gusto nang bumalik na lang sa dating sistema kasi ang sabi naman ng gobyerno, kasi ang ugat ng failure ay dahil hindi po napapatakbo ng maayos ang kooperatiba. Mm. So kaya nalulugi agad sa simula pa lamang ng PUV modernization program. Yung mga pinuno. Oh, kaya hindi kumikita, nalulugi, gusto na lang bumalik sa tradisyonal. Paano po natin masisigurado na at least malaking bahagi ng programa, success story, kesa yung napupulitika yung mismong kooperatiba and speaks failure po sa programa? Kasi if we are to talk about success or not success, it is clear, napakalaking majority po is successful. Mm. Pero unfortunately, yung mga negative po ang lumalabas. But it does not mean that it is a perfect system. Kaya nga po ang uso sa amin ng Pangulo. I remember this, December 12, nag-meeting po kami. Nakatingin sa akin yung Pangulo. Palakasin mo ang mga kooperatiba because they need to be equipped, capacitated para maging successful po yan. So yun po yung ginagawa natin. If there are stories of negative, may proseso po yun sa OTC at saka sa Cooperative Development Authority to sanction or to investigate yung mga nangyayaring kamalian. But on the part of the government as a whole, obligation namin palakasin sila. It is not something na porke mainit yung kanin, hindi mo nakakainin. It is something na alam natin na masustansya to, kailangan to. Kung kailangan dahan-dahan natin isubo to, kainin para maging tuloy-tuloy po, we are doing that. At yung okay. Consolidation po is the first step. At salamat po, deadline is steps, wala na po. We will have to work together kasama po ang media, ang public, ang government. Kami po'y magtutulungan because we need this programa for our community. Yung si Candy, ito na lang, isa na lang. Etong araw na ito, makikita natin, masusubukan natin kung effective yung ating PUV modernization dahil effectively, itong mga hindi ubabiyahe ngayong araw na ito dahil magkikilos protesta, sila rin po yung mga hindi na makakabiyahe by the time na magpaso po yung deadline at magsimula po yung modernization by May 1. Makikita ba natin? Tingin nyo... ngayong araw na ito, masusubukan ito pong ating PUV modernization program. Tama po yan. I remember that was what you guys discussed with Chair Guadis last week. Totoo po yun. Mm. Clearly, ito rin po yung grupo na yon. And siguro po with all humility, this will not be a successful Tigil Pasada, not a successful strike. If we will look at the whole Philippines po, buong Pilipinas po, wala pong sasamang strike. Majority po, walang sasama. It's normal in the provinces. Sa Metro Manila, aminin po natin, mas marami po dito nag-oppose. But we are on top of the situation. Kaya nga alam mo, it's not really successful or hindi. But ang importante po is, let us respect the process. Never po natin ilagay sa alanganin ang ating mga commuters because of some interest ng grupo. Let us give them what they deserve, which is walang problema sa pananakay, but you guys can still continue your fight through the court. Siguro yun po ang magandang itahak natin. Meron lang akong isusundot, Joel. Yusek, pakiconfirm ito. Nag-text si Deputy CEO ng Pag-ibig, si Sir Alex Aguilar. Nakipag-meeting na raw po kayo sa Pag-ibig para bigyan ng membership sa Pag-ibig yung mga drivers. Kasunod yung pwede silang mag-loan pag member na sila, diba? At perong pampabahay. Ayokong ikwento yan dahil napakagandang kwento niyan. Pinaplansya pa po namin yan na Pag-ibig. Yes. Ayun pala. Yung plano nila magkakaroon ng opportunity na magkaroon ng simpleng bahay yung mga drivers natin. Hayaan mo, Mr. Aguilar, tuloy-tuloy ang meeting natin. Medyo mahaba lang daw pong proseso pa.
Pero po, ang maganda po dito, ito yung mga dulong pakikinabangan ng ating mga driver. Yun o, baka makapagpabago ng isip nila yan. Diba? Yung balitang yan, mm-hmm. yung planong yan. Yusek, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank you. Okay, salamat sa inyong dalawa. Ang laki ng tulong nyo sa pagbibigay ng tamang impormasyon. Anytime, 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 sir. You. Si Undersecretary Jesus Ferdinand Andy Ortega, mga kapuso. Wala pong fake news dito. Uh-oh. Walang fake news po dito. May flash report lang tayo, Joel. Balikin natin itong Superradio! Eto na. Mahigit 10 tricycle at e-trike hinarang matapos dumaan sa Taft Avenue sa lungsod ng Maynila. Uy, paalala, start ngayon ng implementasyon ng pagbabawal sa mga e-bike. Baka naman tatawid lang from Padre Faura to... Baka naman dalawang kanto na tumatawid ka pa rin. Manny Vargas. Mango! Eh, ang problema, pumapasada yung karamihan sa kanila. Ay, mali yan. Oh, mali. Oo. Yung ilan pa dito, mga e-trike na nasa ilalim ng pamalang lungsod ng Maynila na nauna ng inabisuhan na sila ay bawal pumasada sa kahabaan ng Taft Avenue. Yung ilan sa kanila ay tinikitan lamang at hinayaan ng ituloy yung kanilang pagbiyahe pero hindi na pinayagang bumalik pa ng Taft Avenue at sila ay pinauuwi na, samantalang yung iba naman ay hindi na pinayagang pumasada, pinababa ang mga pasahero dahil napag-alaman na wala palang driver's license. Kung hindi man tuwirang wala, eh hindi dala yung driver's license nila. Yan yung literal man na pinabili lang ng suka ba, pumasada na. Oo, yun yung masama doon. No. Meron din kasamang color room. Pakikita nyo doon sa video yung pinadala natin, merong isang parang pedicab lang, tapos kinabit sa motor. Nako. Oo, color room yun. Wala yung kahit rehistro na ano pa man, at pumasada na yan, kaya huli rin yung driver niyan. Bukod dito, ito lang, kamalas-malasan, nasunugan na, nahuli pa. Oh. Ang katwiran nitong mga nasunugan sa bahagi ng Amora, kung maalala nyo, Londo kalipas na dalawang linggo, sila ay pupunta ng San Andres para kumuha ng tulong, ayuda. Mm. Ang problema, dumaan ng Taft Avenue, may mga kasama pang bata, punong-puno yung dala nilang tricycle na pangkargada, at ang driver nila, wala ring lisensya, ang katwiran, nasunog daw. Kaya pati sila ay hinuli. Ayon kay Andre Lelis, ito nga mga pinaguhuli nila ngayon ay pawang mga walang driver's license kung kaya't i-impound yung mga tricycle nilang dala at mga e-trike habang yung mga wala namang dala ay hinayaan na nga nilang makalis bagamat natikitan yung mga driver. Narito yung bagay ng payag na kanina ng team leader ng Manila Traffic and Parking Bureau. Lahat po ito, pati po itong mga nakatali, wala po mga driver's license po yan. Ngayon, yung mga pinalagpas natin na nakaano, tinikita na po yun. Yan si Andre Lelis ng Manila Traffic and Parking Bureau. Umikot pa may sa may bahagi ng Rizal Avenue kung saan una tayo nakakita ng mga trike, e-trike at tricycle na pumapasada. Pero parang may nakatimbre na dahil pagdaan namin, napakalinis na ng kalsada. Mm-hmm. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio, DCWB. Dapat, totoo. Super Radio, DZWB, last report! So, deadline po ngayon mga kapuso ng filing ng income tax returns. Yes. Weng, ha? Nagbayad na ba kayo? Yun mga kapuso, wala pong extension. Never pong nagbigay na extension po ang BIR. No? Makakausap po natin sa ilang sandali ang Bureau of Internal Revenue sa pamagitan po ng kanilang commissioner na si Commissioner Romeo Lumagi Jr. sa ilang sandali. Magbabalik po tayo mga kapuso, oras natin, alas 8:30. Radyo na! TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. To be a star? Then it's your time to shine at the Sparkle Prime Acting Workshop.
To join, follow Sparkle's official accounts to get all the details and latest updates. Sa adulting, ang daming modes. Dapat may boost. Drink Berkshire Adult Boost every day para boost mode. May active try boost para sa adulting modes mo. I-boost mode mo na. Alam ko yung pinagbubuntis mo. Kapit ng mahigpit. Alam ko na yung kawalang hiyaan ninyong dalawa ng nanay mo. Ipapakita ko to kay Jordan. Manggigil kayo sa mga susunod na mangyayari sa Asawa ng Asawa Ko. Op, op, op. Isiskip mo ba ang milk na tama for his age? Don't skip Nido 3 Plus. It helps give total expert protection for toddlers na mas exposed sa sakit. Dahil love mo, don't skip Nido 3 Plus. You're watching Double B TV on GTV. Narito muna ang DCWB bagong-bagong balita. Ilang tsuper pumasada muna bago lumahok sa dalawang araw na tigil pasada ng grupong Piston at Manibela. Department of Transportation tiniyak na may sapat na bilang ng sasakyan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan para magbigay ng libreng sakay sa mga maabalang pasahero dulot po ng tigil pasada. Ilang tilapia sa Lake Buhi sa Camarines Sur nangamatay dahil po sa overfeeding. Dating Pangulong Rodrigo Duterte maaaring imbitahin sa pagdinig ng Senado hinggil sa sinasabing secret agreement nito kay Chinese President Xi Jinping ayon sa ilang senador. Dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson, dinagdagan pa ang pabuyang ibibigay sa mga nanita sa kanyang MMDA traffic enforcer. Yan mga puso, mga balitang mga development. Abangan sa mga susunod pang palatuntunan ng Super Radio DCWB. Taxi sa Double B! Ngayon yung ating panauhin, mm-hmm. Tawagin na natin si Commissioner Romeo Lumagi Jr., Bureau of Internal Revenue, BIR. Commissioner, dahil deadline. Bayaran ng buwis. Bayaran ng buwis po ngayon. Deadline po ngayon, April 15. Wala na po extension. No extension. Maliba na naman kung may announce si Commissioner. Commissioner, magandang umaga po. Si Joel Siweng. Good morning po. Good morning, Joel at Weng at sa mga taga-subaybay ng DZWB. Okay. Opo, paanunsyo po ng BIR ngayong deadline ng income tax returns, Commissioner? Sige po. Opo, ngayon pong araw na ito, gusto po natin ipalalahanan ng lahat po ng ating kapabayan na ngayon po ang huling araw ng pagpa-file at pagbabayad po ng annual income tax po for the year 2023. Bukas po tayo hanggang alas 5 ng hapon. Pero po, kapag naman nandyan na po kayo, kung talagang mahaba po ang pila, ay basta nandyan po kayo ng alas 5 ay seserbisyohan po natin kayo at para masigurado na lahat po ng mga pupunta po sa ating mga opisina ay makakapag-file po at makapagbayad. Bukas rin po at gumagana po ang ating mga online facilities. Kaya po,
Wag na po tayong pumunta po sa mga opisina natin pwede po ang online, yung ESPS po, yung Electronic Filing and Payment System po at yung EBIR forms po na matatagpuan po sa aming website. Pwede po dyan. At yun, pwede rin po magbayad through our payment gateways po. Kahapon na... Pero yung physical na pagbabayad, pwede po doon sa mga agent banks na BIR? Tama po. Pwede rin po sa banko. Actually, dyan din po talaga pumupunta dahil sila po ang tatagpuan po ang mga... bayad po ng inyo pong buwis. Pero hindi lahat ng banko, Weng, ano, agent bank ng So, kinakailangan alam po ninyo kung saan po kayo pupunta. No? Mm-hmm. Pero kahapon, nakapag-file na ako online. Napakabilis, Weng. Talaga? Oo. Ayoko kasi ng photo finish. Mm-hmm. Kaya inayos ko na. Tapos bayad na rin ako online. Ang bilis. Eh, in-acknowledge na ng BIR. Ba, ang galing ah. Hindi ako pumasok sa deadline. No? Pero, Commissioner, magkano ba target natin? As far as BIR is concerned, magkano ba kasi? Magkano ba budget natin, Weng? Nasa 5.7 trillion eh. At 80% ng collection ng gobyerno, BIR dapat galing. BIR? Yes. Oo. Commissioner, medyo mabigat yung balikatin ninyo. Magkano ba ang target ninyo? Tama po yan. Mataas-taas po ang collection target po ngayong taon. Nasa 3.055 trillion po ang naatat sa atin collection target po ngayong taon na to. Kadalasan ba inaabot natin yung target o hindi naman medyo minsan pumapalpak din tayo, hindi tayo nakakaabot doon sa target natin? O lumalampas pa, Commissioner, minsan? Kadalasan po, no, historically speaking, pagkatitingnan po natin ng datos, nahihirapan po talaga na ma-attain po ang collection target. So, kung titingnan po natin ang datos, hirap po dahil kasi marami po talagang kailangan ayusin. Kaya yan ang sinisikap po natin, lahat po ng mga institutional changes na dapat gawin po para mas maging efficient po ang collection po ng at pagbabayad po ng buwis po. Ano po yung mga dapat na baguhin, institutional changes na kailangan para matabunan natin yung tax leak para kada taon naabot po ng BIR yung target? Well, unang-una na po dyan, ano, kailangan po mas... yung mga proseso po ay transparent at dapat po talagang standard po ang proseso dahil yan po ang ginagawa po natin kaya nakafocus po tayo sa ISO certifications ng ating ahensya at proud po tayo dahil ngayon po naatayin na po natin nung minandato po natin simula nung nakaraang taon na mag ISO certification dahil po dyan nasa standardized lahat po ng proseso para bumilis ang mga proseso dito sa aming agency. Mm. Pangalawa po yung digital transformation po dahil nakita po natin nung pag-upo po natin napakarami pong iba't ibang programa at systems na nilalatag po na hindi na unnecessary po kaya tumatagal ang mga procurement at yung pag-develop po ng digital transformation dahil kalat-kalat ngayon po sinin-inline po natin, binawasan po natin yung mga proyekto para mas efficient po at mas tama po. Dahil kapag ka nagawa po natin yan, mas madali. Katulad po ng napakasarap pakinggan po nung sinabi po ni Mr. Joel kanina na ang nagbayad sa nung weekend, na ang dali-dali po. Kasi naniniwala po tayo na kapag napadali po natin yan, napagaan po natin yan, ay mas marami pa po talaga na magpo-comply dahil magaan at maayos yung pagbabayad ng buwis. Of course, katuwang dyan yung ating paghahabol dito sa mga tax evaders talaga. Talagang may intention na huwag magbayad ng buwis. Marami pa po ba sila? O tax evaders? Marami pa po. Ang pinakamarami po dyan, of course, dun sa mga illicit trades, yung mga nasa sigarilyo, at saka yung ngayon po, yung vape products, naglipa na pa rin po kahit na patuloy ang aming reminder na kinakailangan pong bukod sa BIR registration as a business, yung mga vape products at itong mga sigarilyo po, kinakailangan po nilang irehistro po ito at magbayad ng excise tax. Kasi isa po yan sa pinakamalaking kawalan ng collection po dahil lahat po halos ng vape products ay hindi bayad ang excise tax. Kaya po nakatutok po tayo dyan. Magkano po yung nawawala sa atin doon sa sigarilyo, sa vape at iba pang smuggled goods? Malaki-laki po yan. As to the exact amount, hindi ko pa po masabi po. Pero definitely in the billions po yung nawawala po dyan. Mm-hmm. Okay. Kasi, Weng, ang presyo ng sigarilyo ngayon, ginto. Ang mahal. Dahil talaga magbabayad ka ng buwis dyan. Mm-hmm. Diba? Pagka mura yung sigarilyong binili nyo, ay smuggled yun. Totoo. Yan lang. Tapos meron pang gumagamit ng mga pekeng resibo, diba, Atty. Lumagi?
Tama po, ayan po din ang isang hinabol po natin at I think marami na po tayong mga nakausap na mga negosyante na titigilan na po nila. Yung mga iba po umamin na po kaya marami po tayong mga impormasyon. At umamin naman, sinabi naman nila na dahil kasi nakasanayan, akala nila wala namang mali doon. Mm-hmm. So na ngayon na sinasabihan na mismo nila yung kanilang mga accountant na ayaw na nila ng mga ganito. So inaasahan po natin na kapag nakita po nila na seryoso po ang kampanya natin laban dito, ay mapitigilan na po sila at sila mismo hihinto po sa ganitong ginagawa. Basta yung multa sa kanila. Sa commissioner. Yun, parang commissioner? Hindi yata pwedeng tanggaping ano yun, katwira napitigil na lang kami, sorry, hindi namin na alam namin. Tipo ba? Crime committed yun eh. Tama po, kaya po pinapabayad po natin sila. May mga fraud penalties po yan. You know. At surcharge. So sinisingil po natin yung mga dati po. Ang maganda lang po kasi dahil nga nakita nila na seryoso na tayo dyan, ay ititigil nila moving forward. Pero yung previous, ay sinisingil po natin yung mga hindi nila, yung mga tinakasan nilang buwis po dyan. Siguro talagang kinakailangan, magaling kayong manghuli. Kasi pag hindi nyo nahuli, hindi aamin nyo. Wala tayo siyempre. Nang umamin. Nandaya po ako sa buwis. Nag-volunteer. Kailangan magaling kayong manghuli, Commissioner. Pero, tama po. Kaya nga po nagsasampa tayo, patuloy ang pagsampa natin ng kaso para makita nila na seryoso po at nakita nyo naman po malalaking kumpanya po ang mga sinampahan po natin, hindi yung mga maliliit lang kasi yan ang laging comment, ang hinahabol lang daw natin ito mga maliliit. Kaya talagang pagkita nyo yung mga sinampahan natin na kaso, ito yung mga malalaki katulad nga din nung isang sigarilyo na hinuli natin, yung warehouse dyan sa Cavite, ay ang laki pong bilyon po yung nakita po natin dyan at kinonfiscate din po natin agad yung mga produkto po nila. Sigarilyo lang ba? At saka vape? Alak ba? Mga damit. May ganon. Problema. Generally po, yan po yung pinakamalaki po kasi. Pero of course, marami rin po sa mga alak dahil kasi excitable products din po yan. Okay. Kailan kayo magpapataw ng buwis sa mga vloggers? Tsaka yung ano, meron na ba tayong yield dun sa, di ba, doon sa e-commerce, Weng? Dahil lang yun. Ang purchasing ngayon, nasa online Turo. Yung iba, hindi nagbabayad ng boost. 1% lang yung withholding tax. Meron na ba tayong ano doon, resulta? Malaki na ba nakukolekta natin doon, Commissioner? Sa ngayon po, no, una-una doon sa tanong po kanina, yung sa mga vloggers, again, dahil kumikita po sila at matagal na po silang taxable, ito mga online sellers and mga vloggers, hindi lang po sila aware na simula pa lang nung ginawa po nila yan, nakumita po sila, dapat nakarehistro sila at dapat nagbabayad sila ng buwis. Kaya patuloy ang dialogo natin sa kanila para to educate them na kinakailangan nilang gawin itong magrehistro. Yan po ang obligasyon nila, magrehistro at magbayad ng buwis. Dito naman po sa online sellers, dahil kakagawa lang po natin nung memorandum circular hanggang ngayon pong Abril, yung deadline po nila. Although nagre-request ng extension, dahil nga po maraming kailangan baguhin sa system pagpatungkol dyan sa withholding tax. So titingnan po natin kung ano po talaga ang estado. Pero as to collection, siguro dahil hindi pa nga po epektibo itong withholding tax na tinataw po natin, ay wala pa talagang gumagawa. So eventually, hopefully by mid-year, magkakaroon na po kung dyan po magiging epektibo yan. Kasi titingnan po natin kung gaano ka-reasonable na i-extend po itong imposition ng withholding tax po. Okay, Commissioner. Yung mga hindi po makakahabol after ng April 15. Ako na mangyayari sa kanila. Lumagpas na, naging April 16 sila humabol magbayad. May penalty po yun? May penalty yun. Tama po, meron pong penalty. Kaya nga po, lagi po tayong patuloy ang pagpapaalala na gawin po ito on or before April 15. Dahil pagkatapos po, meron na pong ipapataw na surcharge po na 25% at interest na 12% po. Wow, malaki. Malaki, Weng. Oh. Pero may penalty lang. Kasi iba, natatakot baka maglaho sila. Bigla na lang sila mawala. Linawin ko lang po, Commissioner. 25% and 12%, hindi naman everyday yon, hindi ka nakabayad. Kung baka pang nagbayad ka, yun lang yung ipapataw doon sa ipapatong doon sa babayaran mo. Opo, per annum po yan. Yung per annum, yes. One time, big time pala yun. Alright, Commissioner, salamat. Mag-ingat ka. Good luck, ha. Thank you. Maraming salamat din po. At maraming salamat din in advance sa ating mga kababayan na mag-file at magbabayad po na po. Bayad. Salamat, Attorney. Thank you. Si Commissioner Romeo Lumagi Jr. ng Bureau of Internal Revenue. Pero saan kaya si Commissioner? Mga Lumagi kasi mga taga Marinduque.
Ah, ganoon. Baka yes. taga ano. O kaya dito sila lumagi sa Metro Manila. And just as... Walk out na ako. Ang oras natin. Alas 8:47. Obvious ba? Ito naman. O sandali bago dito, ka mag-break on, Doy. No. Happy birthday lang sa napakagandang si dating Congresswoman Naida Angping. Oy, hi ma'am. Diba? Kamusta po birthday kayo? Niya kahapon. Ngayon lang natin beauty siya mababag. Queen, no, siyang queen. Last Miss Magnolia. At pinagmamalaki niya na kanyang loving husband, si dating Congressman Harry Angping. Sir, alright. Thank you and happy birthday kay ma'am Naida Angping. Yun o, mga kapuso. Mahilig sa chocolate yan tsaka sa ice cream. Ayan, basang alam ko palagi siya naka-white. Diba, alas 8:47. Radyo na! TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita, Orly Trinidad, Melo del Prado, Joel Reyes Zabel, at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio DZWB at WBTV. Doble na ba ang pagod mo dahil doble ang kayod mo? Baka iba na ang kailangan mo ngayon. Switch to Bear Brand Adult Plus. May doble calcium, B vitamins, and vitamin C para doble ang tibay. Mag Bear Brand Adult Plus. Doy! Amito, bilis! Huwag kayo nalabas dito. Magtago na kayo. Paano mo ginawa? Alin po? Nung tinawagan mo ako, boses ng nanay mo, paano mo ginawa yun? Sino ang gumawa nun? Daddy? My Guardian Alien, 10:30 p.m. after Black Rider. Inilulukluk mo ang anak mo sa patistal. Ngunit wala kaming pinagkaiba. Isa rin siyang kriminal. Hindi ka na tao. Hindi na ikaw ang Edgardo nakilala ko. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Nito Jr. For toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old. With probiotics and DHA. Nito Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Saan po kami tatakbo? Kanino po kami lalapit? At kung hindi namin gagawin ito, sino po ang makakatulong sa amin? Tinatanggihan po namin katulad po ng consolidation at pagkuha po ng mga mahal na unit na galing po ng China. Paano ka magkakaroon ng magandang benepisyo kung baon ka sa utang? Para makita rin ng gobyerno yung kahalagahan po ng sektor ng ating public transport. Kasi mahirapan mag-commute sa Makay. May pasok din, kaya kung magkakaroon ng strike, syempre mahirapan bumiyahe lalo na Monday. Very optimistic na ma-handle naman natin ang maayos ito at isiguraduhin natin na hindi magpe-perwisyo ang ating mga mananakan. Punto ko dito is, inangat na nila sa korte yun dahil talaga naman hindi na kami nag-agree, di ba? Ang tawag nga doon ay, we have agreed to disagree. Yes. So, ang punto ko dito is, it's clear na ayaw talaga nila mag-consolidate. ECW Super Project Number
taksi sa Double B. Well, may balita si Christian Manyo, MMDA. Kahit pa paano, maganda yan na news. Oo, naman. MMDA hindi muna titikitan daw yung mga e-trike, e-bike bilang konsiderasyon sa dalawang araw na tigil pasada kasi nga yung iba pumapasada para makatulong win. Doon sa ano sa kawalan na, ng mga strikers. Pero wag naman yung walang lisensya kagaya doon sa Maynila. Ay, dapat may lisensya kasi mayroong pananagutan po ang may hawak po ng manibela. Christian Manyo, pasok Christian. Hindi muna huhulihin at hindi muna titikitan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA simula ngayong araw ang mga e-bike sa 21 tinukoy na pangunahing kalsada sa National Capital Region. Christian, excuse me. Dito sa Manila, may nahuli na. Paano kaya yon? Eh, mga malamang lisensya yung hinuli. Hindi, pero may ibang ano eh. May lisensya naman. Kaya lang hinuli sila doon. Pumapasada kasi eh, no? So paano yun? Yun, bibigyan ba ng konsiderasyon? Isosoli ba yun? Eh, ang problema sa Maynila, ang nag-operate yung local traffic nila. Hindi MMDA. Sige. Tuloy, Christian. Dahil nga sa katatapos lamang na press briefing, sinabi ni MMDA Acting Chairperson Attorney Don Artes, ito'y bilang konsiderasyon na rin sa dalawang araw na transport strike ng grupong Manibela at Piston. Pero ani Artes, simula Miyerkules, Abril 17, huhulihin at titikita na ang mga e-trike maging ang mga tricycle, pedicab, kuliklig at mga kariton. Ako, si Christian Manyo ng GMA Super Radio DZBB, dapat totoo. Super Radio DZBB, Bantay Biyahe. Lumalaban bawi ang MMDA. Tagal ng pinlanong, ay huhuli na namin kayo. Diba? Tapos ngayon, kaya naman pala wala nag-ooperate laban sa e-bike, e-trike. And baka hindi sila seryosohin na. Ay, wait diba? Lang ha, hanggang kahapon, ang kanilang deklarasyon, start today. Start today, kaya nga. Tapos care. Ngayon, bayad ka, pag may multa ka. Binawi ngayon. Gulo nyo naman kausap. Ang oras natin mga... Ano yung lastik ko? 8:54, radyo na! TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Gulo ng MMD. Super Radio Stations Nationwide. Sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Koy! Amito, bilis! Huwag kayo nalabas dito, magtago na kayo. Paano mo ginawa? Alin po? Yung tinawagan mo ako, boses ng nanay mo, paano mo ginawa yun? Sino ang gumawa nun? My Guardian Alien, 10:30 p.m. after Black Rider. We started the season with a bang. And expect the hits to keep on coming. NCAA Season 99 on GTV. Alam ko na yung totoo. Anak ko yung pinagbubuntis mo. Wala siyang kakayahan na malaman ko anong totoo. Paano kung maunahan niya ako kay Jordan? Jordan! May good news at bad news ako sa'yo. Anong gusto mo unahin ko? Asawa ng asawa ko. Inululuklok mo ang anak mo sa pedestal. Ngunit wala kaming pinagkaiba. Isa rin siyang kriminal. Hindi ka na tao. Hindi na ikaw ang Edgardong nakilala ko. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Do
Tubig Tipid Tips. Narito na ang tips para makatipid sa paggamit ng tubig. Kung maghuhugas ng kamay, isara muna ang gripo habang nagsasabon. Alamin kung may tagas ng tubig ang mga gripo at kung mayroon, ay agad itong ipakumpuni. Isara ang gripo habang nagsisipilyo ng ngipin. Mas mainam kung gagamit ng baso kung magsisipilyo. Tiyakin na nakasara ang lahat ng gripo kung hindi ginagamit. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga prutas, gulay at iba pang pagkain. Gumamit ng balde at tabo sa paliligo. Kung kailangan gumamit ng shower, isara muna ito habang nagsasabon. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig, mga kapuso! Batiin lang natin ito, mga kapuso natin, si Cindy Herone tsaka si Jamie Diana. Ang pinakamagagandang dilag daw ng Sorsogon. Wow. City, nagsiselebrate din daw si Jet tsaka si Eric, yung mga pinakagwapo ng Canada at lungsod ng Sorsogon. Ano ba? Ang mga gwapo at magaganda mga nanonood. Speaking of gwapo, my birthday. Birthday na aking kuya ngayon, si Kuya Alex Fetalina na nasa California. Kuya, happy birthday. Happy birthday, I love birthday you. Po kay Kuya. Kuya din natin, si Ramir de los Santos. So, birthday bukas. Celebrate po ni Ramir bukas ang kanyang... Oh, wow. So still, ganda ng room. Sabi ko sa niya, likod ng Q-Mart. Happy birthday, Ramir, bukas. Enjoy happy birthday to you. Andiyan na po si Egan. At si Connie Cison. Si Lala yata ang kasama niya. Ay, si Lala ba? Si Lala. Nawala ako doon. La, ikaw ba yan? La. Statue. Si Lala. Oh my yan. God, the Miss Body Beautiful. Si Lala Roque tsaka si Egan. One on one. Walang personalan. Ako po si Joel Reyes. Ako naman po si Rowena Salvacion. Good morning mga Maharlika. Ay, mga bayan, ang oras po natin 30 segundos bago sumapit ang alas 9. Radyo na. TV Kortesiya pa. Na. Disiplina pa.